content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Hello, hello. Makasalanang gabi sa lahat. Na-miss tayo ng mga viewers natin dahil wala tayo ng ilang araw. 3 days yata. Dahil busy tayo during the holiday season. Dun sa mga gusto sumali, merong link dyan sa YouTube and sa Facebook. Ayan, sabay tayong napapakinggan. So, kasama ko lang dito si Dita Pakchi, ever-present. Omnipresent, parang Diyos. Ayan, sali na kayo. We have 2 sa Facebook, 12 sa YouTube. Ayan, I'm sure na miss nila tayo. January 2nd na po, Happy New Year. At marami pong nagbabagong buhay, sabi nila. Yung mga, ano dyan, maraming mga ginagawang iwi-iwi. Tigilan nyo na yan, 2024 na. Pero sabi nila, people don't change. Sabi ni Dr. House. Pero sabi naman nung yung isang doktor, pangalan nun, Dr. Kadi, people change naman daw. So, it depends kung ikaw ay ano, susunod dun sa sinabi mong change. So, new year, new life yung iba, nagpagupit, kumain na ng halal, kung ano-ano pang mga New Year's resolution. Wala pong mangyayari dyan kung wala rin kayong gagawin sa mga buhay nyo. Ayan. Pero, gawin yung goal, magbago na kayo. Ayan, si Toby. Good evening. Toby Balagtas, saan ka galing? Welcome back. Ang tagal mo nawala, ah. Na-miss ka namin. Kahit sa social media, hindi ka namin nararamdaman. Eto, sige. Maaga daw ang Reddit news. Kasi po, ngayon lang ako na... Antay kong ginagawa eh. Sa mga bagay ng sanlibutan. Ayan. Si Carlos, hello. Good evening. Okay ba audio ko, Dita Pakchi? Okay naman. Bumababa yung audio ko eh. 11 na lang ngayon, no? Okay ba? Okay. Pakigalo nga ang baso. Okay lang. Hindi ko ma-figure out tong Windows na to eh, visit. Yun, makasalang gabi, Carlos. And sabi ni Toby, Happy New Year to Broccoli TV and crew. Last day po ng holiday break namin. Bukas may pasok na. Oh, tama pala. Ang ating timing na timing. Last day daw ng pasok. Wednesday ang pasok mo pala. Kasi yung iba, next ano pa. Pati yung mga bata. Next Monday pa, January 8 ang pasukan. Yan. Pero sa mga negosyante, laging may pasok. Ayan. Kuya Adel Razon, narito po. Kuya Adel, Happy New Year, Brad Al Aquino. Happy New Year. Oh, buti available ka, Kuya Adel. Mukhang kumakain ka. Oo, kumaba lang. Busy ba, busy? Gising lang. Ayun, gising lang. Ayun, may panatik yata na papasok daw eh. Ay, sige. Oo, gusto natin yan. Open-minded tayo sa ganyan. Ayan.
3,800 na po sa lokal ng Reddit. Hindi yan lokal, Brad. Ano na yan? Distrito. Ang Reddit. Division. Division na ba? 3.8? Division na yan. Ano na, kuya? Dumadami na. Eh kasi naman yung mga pinagagawa, mga pinagsasabi niya eh. May comment dito, kinasangkapan ni DSR ang katangahan. Eh, grabe naman. Ang kapalpakan ng MCGI upang matuklasan ng 3.8k data packs na sila niloloko sa kanilang samahan. Salamat sa juice. Ayan, ang title ng ating podcast ay Encyclopedia Salesman. Alam nyo na kung bakit, kung kayo ay nagbabasa sa Reddit or dumadalo ng pagkakatipon, iba't iba reaction ng mga kapatid. Sabi nila, insensitive daw, mapanghamak, dinedegrade daw yung mga matitinong trabaho. Ano masabi niya dyan? Kuya Del, ano masabi mo sa ganyang mga examples ni KD? Parang tinutuya niya yung mga ganong trabaho. Oo, oh, kasi ano eh, baka insensitive niya doon sa ganong mga comment niya. Ano, kasi considering na preacher siya, di ba? Hindi naman siya broadcaster ngayon. Dapat mas maging maging sensitive siya sa mga in-example niya, pinagsasabi niya. Eh, ako man ang classmate niya na gano'n. Mabubuisit at magdaramdang sa mga sinabi niya. Napaka-downgrading nun sa mga... Tsaka hindi naman lahat, di ba? Only na once na ikaw ay umuha ng ganung kurso, eh automatically broadcaster ka na ang ano mo, magiging trabaho mo. Diba? Meron naman, heavy broadcasting, nasa field pa rin ng media or nasa field ng mga information positions like mga MIO, mga municipal information officers, ganyan, or provincial information office, mga job related broadcasting, di ba, or mga related courses sa broadcast or journalism, di ba? Mm-hmm. Hindi dapat niya hindi dapat yun ang mga komento niya. Oh. Daming nakaka-tisod, kumbaga. Ang example niya, Kuya Adel, yung kurso na kinuha mo, hindi mo na-apply. So, ibang-iba yung example niya, Encyclopedia Salesman, at saka announcer sa perya. So, yung sinasabi mo, like, sa broadcasting pa rin, pero iba ginagawa. Related pa rin yun. Ang sinasabi niya, yung completely iba. Pero, in the real world, hindi talaga nangyari. Bihira. Like, yung mga professionals lang. Bihira, oo. Oo, kasi ako, business management course ko. Pero for the longest time, mga 30 plus years, wala akong business. Empleyado ako. So, yun ba tutuyain mo? Business management, tapos wala kang binamanage na business. It doesn't make sense. Kasi, yung iba, goal nila is maging employee lang. Ganon. Dahil, makatapos lang. Ganon. Like, mga psychology graduates, hindi naman naging psychologist or hindi nila tinuloy sa pagiging doktor. Pero yun yung course nila. And na-apply nila yon siguro after some time, naging manager sa isang company. Although, hindi related, but na-apply nila yun, natutunan nila.
Pero it doesn't mean na imamak mo na sila. Kasi pinagtawanan niya eh. Niloko-loko niya eh. Pakinggan natin ah. Para alam lang din ng mga nanonood. Teka. Ta. Pero alam mo nga, sabi mo, may kaalaman ka eh, wala ka namang kagalingan. Kaya magkaugnay eh. May kaalaman ka, wala kang kagalingan. Baliwala. Bakit? Eh alam mo, yung mabuti, di mo naman ginagawa. Kasalanan pang naiproduce sa'yo, kapatid na Rodel. Meron kasing ganun, kaya ako iniahalimbawa sa'yo. Meron ako mga kaklase, kahuhusay mag-memorize, kagagaling mag-recite, kagagaling pagdating nung nakagraduate na. Nai-apply ba nila yung kanilang nalalaman? Oh. Nai-apply ba nila yung nalalaman nila? Hindi nga eh. Bakit? As a matter of fact, hindi nila maia-apply nga yung nalaman nila for the reason na hindi nga sila nag-land doon sa kanilang kursong kinuha eh. Bakit? E biruin mo, ano ka? AB Broadcasting. O, diba no? AB Broadcasting. O, di AB Broadcast, ano pinag-aralan? Kagaya po sa amin, ang pinag-aralan namin, broadcasting, you know? AB Broadcast. Ang course mo. O ano ngayon, nung makagraduate, nasa, nandun? Natitinda ang encyclopedia. Ay, diyan ko ikaw ay na-apply yung aking pagiging broadcaster. Ah, bilhin na kayo dito. Oops, 35, 35. Ganyan. Diba yun? Doon niya na. Tawanan sila, diba? Tinutuya niya. Eh, bakit eh? Eh, doon niya in-apply. Mga kababayan, narito po ang ating pong ipinagmamalaki. Ang daga ay papasok na sa ilalim ng... Oh, yeah. Naging announcer pala sa Perya. Oh. Oh, kaya ando ka, sa letter ng B, Bine Baby. Ang hirap. Ano nga yung application, di ba? Diba? Sige nga, kuha nga tayo reaction dyan. Sabi ni Al Aquino, malayo yung halimbawa. Sino pa? Sabi ni Egay, KDR, tinitira mo si Bes. Mas marangal pa magbenta ng libro kesa sa mga ngaral na manloloko. Sabi ni Egay. Sige nga, mag-comment nga kayo. Bummer. Ito si Bummer Morina. Siya salta ba to? Carlos. Tingin mo ba may parang pang dedegrade? Parang sa akin, ano, parang masyado siyang pakialam sa ano nung ano. Eh, yun yung naging ano, di ba? Diba, yun yung naging karir nung ano. Ba't parang inaano niya yung mga tao? Kung yun yung naging, yun yung tinahak na ano. Diba? Kailangan ko na ano ko doon. Hindi mo naman kasi minsan makokontrol eh. Ambo, nag-try ka broadcasting. Eh, hindi ka pinalad. May mga mas magaling sa'yo, hindi ka nakuha. So, in the meantime, kukuha ka ng ibang trabaho. And minsan, nag-excel ka doon sa trabaho na yon. At doon ka na na-stuck. Correct. Dahil it pays well naman. Baka better pa. Hindi mo na mapepwersa yun eh, kung ano kurso mo. Tsaka ano ba, Broly, how sure naman si KDR na lahat ng any broadcasting or nasa journalism courses sa Labrador, eh, lahat naging journalist, diba? Oh. Eh, as a matter of fact, maraming yung graduate dyan. Yung sa courses nila, di naman din nila nagkakapit. Eh, yung iba nga, ginawa nilang empleyado sa restaurant nila. Diba? Pero, hindi naman ang course is, ano, about restaurant or hotelier, ano, courses, diba? Food and beverages, di dapat. Mm-hmm. Saka, ano eh, isa ganyang, sabi, as a public, ano, speaker, sabi nga nung sa isang nabasa ko nga yun, never compare yourself to others. Kasi parang yung comparison,
ano daw yun eh, is the tip of joy. Basta kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Especially kung ikaw yung nagsasalita, di ba? Tapos parang binabak mo pa. Sana, mas okay pa sana kung generalize na lang sana niya. Medyo hindi masagwang pakinggan, di ba? Eh, ang problema, kinumpara mo yung sarili mo, tinaas mo, binaba mo naman yung sa ano, sa classmate mo. Mm. Pangit tingnan eh. Good for him, 'di ba? Na nagpatuloy siya doon sa course niya. Pero hindi lahat, sa dinami-dami ng mga gumagraduate sa MassCom, hindi man lahat 'yun doon ng ano eh punta eh. Yung iba diyan nag-call center. Yung kapatid ko graduate ng ano, HRM, Hotel and Restaurant. Hindi naman siya doon napunta, call center din ang bagsak niya. And it pays well. More than doon sa hotel and restaurant. Nag-try siya, nag-resign din eh, dahil nahirapan. So, it depends eh, kung saan ka komportable. Saka hindi naman lahat ng courses gusto natin. Dahil nag-college tayo, bata pa tayo noon. Minsan, confused ka pa. Hindi mo alam kukunin mo, influence ka ng magulang mo. Anak, ito na lang kunin mong course. Pero hindi mo talaga gusto yon. Halimbawa, ako, gusto ko engineering. Eh, mababa grades ko nung high school, ang pasok lang sa akin, business management, which I took. Oh, problema ba yon? Eh, yun yung option ko eh, at that time eh. So, maraming hindi naging successful. Yung iba, magdo-doktor, or sabihin natin ano, yung nag-law, hindi pumasa ng bar exam. Anong ginawa sa buhay? Nag-business. Imamak mo ba yun? Ah, attorney, no case ka. Diba? Napaka-insensitive. Diba? Maraming abogado na hindi naman napapractice ng abogasya. Hmm. Marami akong kilala abogado na hindi naman nagpapractice. Notaryo lang, ano. Sorry, ha. So, may mga kilala ng abogado. Merong ano, meron sa amin, tol. Meron sa amin, nagganyan-ganyan ang senaryo niya. Tapos, minak siya nung mga kapitbahay niya sa kakaibigan niya. Ang tawag sa kanya, attorney. Pero hindi siya nakapasa. Alam mo, nangyari sa kanya, naglasing. As in, talagang gabi-gabi lasing. Ang kinamatay niya, yung sa pag-inom niya rin. Namatay siyang kinukutsa na attorney. Ang tawag sa kanya. Wala eh. Imbis na suportahan na okay lang yan. Baka hindi para sa iyo or pinush na mag-aboga siya ituloy niya, hindi eh kinutsa pa, attorney, pinagtatawanan, ayun, na depress. And what's so wrong for being a salesman ng encyclopedia? What's so wrong with that? Nako, yung mas malaki yung kita niya no kaysa sa pagbo-broadcast eh, why not, diba? Correct. Kung yun ang nakakapagbigay ng satisfactions at nga, doon niya na enjoy yung passion niya, masaya siya, so it, di ba? Anong masama na ako nakikita ng masama? Bakit mo ba lang? Si Best ba, anong tinapos? Kung ganyang usapan lang, ha? Ayoko talagang pag-usapan to. Pero kung ganyan yung line of thinking ng mga ngaral nyo, hindi na lang. Oo. Nakakagigil, ha? Sorry. Good evening, Mission Christiana. Ikaw, meron ka bang masasabi dito? Napakinggan mo ba? Yes. Napakinggan ko. Oo. Ano masabi mo? Saka, unang-una, entrada pa lang ng pang-pang-da-down niya dun sa mga nakapagtapos na hindi nagamit yung kanilang mga kurso is ano na eh, pang-hahamak na eh. Diba? Yung sobra-sobra mo ng kinutya na kesyo na hindi nagamit. Ako noon eh, education yung tinapos ko. Oh. 2018. Pagka-graduate ko na education, hindi naman agad-agad eh, pumasok ako sa
larangan ng pagtuturo. Kaya pumasok din ako sa call center. Naging call center agent din ako for more than 2 years. After mga 2 years, naisipan ko na mag-take ako ng licensure examination. Kasi sayang naman kasi kung talagang hindi magagamit yung tinapos kong kurso. Ayun. Awa ng Diyos, nakapasa ako. One take lang. Yun. One take lang. Nung naging lisensyadong guru na ako, nakapag-apply ako, natanggap naman ako. Doon din mismo sa alma mater ko. Diba? Diba? Please, magagamit at magagamit. Oo. Hmm. Eh yung mga ngaral kasi na hindi nag-iisip eh. Sa totoo lang, hindi talaga nag-iisip. Ang daming pwedeng i-texto about dyan eh. Like eh nga, yung, eh. Alam nyo ba, may nagsabi sa akin na ano, ang school is yung mismong life. Yung nakapaligiran mo, lahat yan nagtuturo sa'yo. Hindi yung kursong pinag-aralan mo. Continuous learning. Sana doon siya pumunta eh, yung pangaral niya. School of Life. Ganda sa ewan ko bakit kasi ganun yung balangkas nung kanyang teksto. Pangahamak masyado. Alatang hindi nag-iisip. Mas lalo lang niyang ilalagay yung sarili niya sa ano, sa kahihiyan. In short, ano, talagang bobo talaga. Sorry ah, pasensya na. Lang ka lang. Wala lang siyang masabi kaya ano. Talagang hindi po conforme sa ganung ano, sa ganung pangangaral, ganung example hindi. Masyadong hinamak yung mga naka-graduate ng kanya-kanyang kurso na hindi nagagamit. Hindi ako conforme sa paliwanag niyan ganun. Tsaka hindi naman ano, hindi naman it doesn't follow na kung yung kurso mo ay let's say about tourism, tapos hindi mo naman nagamit into tourism. As long as ano, naka-graduate ka, age mo na yon, 'di ba, sa ibang empleyado. Kasi pwede mo magamit yon in the other form of ano, diba? Form of yes po. Jobs or works related. As long as doon ka mag-excel at doon ka a-ascend, so be it, diba? Why not? Actually, itong course ko, yung education, pagka pumasok ka sa call center industry or BPO, pwede kang mag-apply as instructor or trainer. Malaki pa sweldo yun, no? Kasi ano, dollars, diba? Magagamit mo pa rin yung natutunan mo. Hindi, iba yung ibang buga nitong mga ngaral na ito. Alata mong ano eh, yung kinalakihan niya, ano eh, spoiled brat tong, di ba? Alam naman natin eh, spoiled brat eh. Kasi nga, mga toys niya, nakita niyo ba yung mga toys niya? Mga collection of bikes. Nako. So natural lang na ano, may hangin. Nakwento ko na dito eh, sa podcast dati. I never liked him, sabi ko. Pag siya nagte-texto, yung hati sila sa prayer meeting, wala akong gana makinig. Walang sustansya for me. Ano lang ha, real talk lang. Pag si Bess, yan, kinaganahan ako. Pag si KD, parang nagkikwentuhan lang yung mga kapatid. Hindi na ikinig. Kahit noon po? Kahit noon. Oo. May vibes ako sa kanya na spoiled brat talaga eh. Kayo ba? Naniwala ba kayo sa kanya noon? O dahil lang siya yung vice? Good evening, Father Johnny. Ayan, si Father. Father. Hello. Ilang gabi. Hindi ko ha. Apo, apo. Ano masabi mo sa statement ni Kuya? Sorry, di mo pa-rename. Si Yunus, si Poros dito. Sabi ko doon sa YouTube comment, ano eh, wala naman talaga, tama kayo, wala naman sa course yan. Kasi sa atin kasi bansa natin, pangit lang ang opportunities. Pero alam ko, may nagkwento na dati si Basic, na kahit
sa US o kaya sa Canada, kahit di ka nga nakapagtapos ng college eh, may chance ka makakuha ng magandang trabaho. Mm-hmm. Wala talaga yan sa course. Talagang gusto ng tao yan. Kasi broadcaster ka nga, paligoy-ligoy ka naman magpaliwanag. Oo, di ba? May etiquette sa broadcasting na hindi dapat paulit-ulit. Ba, iniiwasan yung redundancy. Eh kung siya naman, yun nga tinapos niya, nandun sa line of industry naman siya, hindi naman niya naaayos yung ano. Paulit-ulit naman siya, wala rin. Dinin na po yun dati pa. Kaya nga nauso, ako ha, correct me if I'm wrong, sa kapalit, pinagbawal na magtinda ng pagkain habang teksto. Kasi dati, pag siya yung nagsasalita, maraming lilisaw lang eh, kaya kumakain eh. Kaya best lang sila nakikinig ng maigi. True. Oo. Parang nadi-disappoint pag siya, di ba? Ay, si kuya pala magte-texto ngayon. Kailan ba si best? Next week pa. Totoo yan. Ako. Yung mga kapatid nating ano, yung dating hati pa sila, di ba? Pag prayer meeting. Nabutan natin yan. Ito. Ito, ito. Ang daming nagalit sa comment section. Imbis mangaral, nagpapa-concert. Nako, yan ang ibubulgar sa atin ni ating Kuya Adele. Nalaman na namin pala kung bakit maraming concert. Na, Kuya Adele. Kailan ba next ano niya? Pondahan ni Kuya Adele. This Friday na ba? Wala yata siya. Step out. Ayan, sabi ni Rob Lee, that is very insulting. Napaka-insensitive ng taong yan. I think, ano eh, ganun talaga siya eh. Iba-iba kasi tayo ng characters eh. Characteristic. For him, normal lang yon, walang masama doon sa sinabi niya. But for most of us, medyo masakit. Kasi nga, ano eh, marangal na trabaho yun eh. Whatever feeds your family, sometimes, dun ka napupunta eh. It pays well. Halimbawa, ang course mo nung college, ano ba mga courses? Sabihin natin mass comm, pero napadpad ka sa sales. Pero ang kita mo naman, eh, ano, 200,000 pesos. Oh. Kasi tama nga si ano eh, si father eh. Yung job opportunity sa Pinas pangit eh. Mababa pa sweldo, 'di ba? So dun ka sa job na pays well. Ganun lang 'yun. Hanap pa tayo ng ano dito. What if di man yun yung tinahak ng tao o yun yung naging profession pero nag-excel naman sa current job, don't ever judge a person. Yun nga, naging judgmental siya. Yung naging girlfriend mo dati, hindi naman siya ang naging wife mo ngayon. Sabi ni Hidden Thinker. Anything can happen eh. Diba? Kung saan ka napadpad. Minsan may lumapit sa'yo kung may kumatok. Opo. Oh. Saka, ganda ng offer. Di ba niya alam na karamihan ng kapatid, hindi naman nakapagtukos. Mali eh. Mali talaga eh. Correct. Ang ganda yung point na yan ah. Yung naging girlfriend mo dati, hindi naman siya yung naging wife mo ngayon. Good analogy. Lone Warrior, hello, hello, hello. Happy New Year po. Happy New Year, Bad Lone. Halika dito, akit ka dali. May mga profession na hindi na in demand ngayon. Kaya nag-switch ng profession. Yung iba, piniling magpalit ng work. Dahil hindi yun ang passion nila.
Ay, may kilala ako tapos ng doktor. Naging pathologist siya. Pero hindi niya talaga gusto kasi ano siya eh. Ano tawag dun sa mga, yun sa mahiyain? Kalimutan ko. Introvert? Introvert. Introvert siya na doktora. Although pathology is nasa lab lang. Pero tumigil siya eh. Naging housewife siya. Kasi she's not ano talaga. Hindi siya mahilig makipag-socialize. So, depende kasi sa sitwasyon. Yung husband niya, malaki naman ang kita. He stopped being a doctor. Kasi doktor din naman yung asawa niya. So, depende talaga sa sitwasyon eh. Hindi mo pwedeng tawanan yung ganun eh. Na doktor ka tapos hindi mo ginamit. Naging housewife ka. Pwede mo bang tawanan yon? Eh, being a housewife, eh, mahirap din yun eh. Mga bayani natin yung mga yan. Yan nga, depende sa trend. Minsan, nag-businessman ka, hindi pumatok kasi yung napili mong business, hamba, course mo, business management, hindi pumatok, eh, balik ka sa pagiging employee. Hindi mo pwedeng pagtawanan yun. Ayun, welcome kay Michael Angelo. Hello, magsasalta po ba, Michael Angelo? Brad, hello? Brad Michael? Umalis si Michael. Ayun. Tayo nga, di ba, nag-reliyon tayo para magbanal, pero ano nangyari? Niloko ng leader ng kulto. Sabi ni Cyrus Blackway. Scam ang CGI. Yung kinita na naman pakikinabang ni KD pang naging member kahit taga-benta ka ng libro. Oy, malaki pera sa sales ha, kala nyo ha. Yung mga tao namin, sales sila. Mas malaki pa ang kinikita nila kaysa sa mga team leaders nila. Doble, triple. Malaki pera sa sales, guys. Huwag nyo nga hamakin yung mga yan. Al Aquino, ako kahit bago pa ako, hindi talaga ako naniwala kay KDR. kaya nga yung interview niya kay Risa noon, paligoy-ligoy na tawa nga si Erwin Tulfo noon. Hindi ko alam to. Marita Cobales, noon talaga ngani-ngani ako tanggapin yan. Sa totoo, maraming mga sa lokal namin, lalo mga lalaki, pagpartner niya sa TG, umaalis. Hindi mapigil ang ng mga worker ayaw sa kanya. Yung iba nakamatayan na di talaga nila mapilit gustuhin siya. Ako pikit mata pero now never na kahit ipatawas niya pa ako. Oo, lisaw talaga pag nagte-texto siya, wala namang kasilaman texto. Magtataka kami, outline naman. Kahit yung mga kwat dati, nagdadaldala lang doon malapit sa farm. Walang ADD farm. Pangahamak sa kapwa yun, Brooks. I know, right? Marangal na trabaho po yung kinukutya niya. Diba? Hindi naman nagiging successful lahat eh. Kaya sila nagtitake ng work na iba sa kurso nila. Kasi sometimes, wala silang choice. And sometimes, it pays more. Kaya ang pinipili nila, hindi linya ng course nila. Ayan. Hello, Ali Mirza.
Hello po, magandang araw. Oh, ikaw. Anong napakinggan mo ba? Yung no, napanood ko pa nga eh, pinanood ko sa ano nila, sa napanood ko yung live kasi naka-monitor pa rin ako kahit papaano. Oh, eh, anong yun, sabi mo? Eh, kuminsan naiinis na ako kaya lang hindi ko pwedeng hindi bantayan kasi may mga nakikinig doon yung ano eh, kaanib pa rin dyan yung mga kasama ko eh. Oh, so, how did you feel? Napakinggan ko pa rin. Eh, oh, yung sinasabi niya salesman, wala naman problema yun eh. Actually, marami lumaman sa sales eh. Correct. Eh, palibasa diba? Siya. Palibasa siya. Ewan ko sa kanya kung ano yung ano niya eh. Bakit? Palibasa, umaman na siya eh. Kaya yung mga nasa sales, medyo ano sa kanya. Medyo, actually, mas maganda pa nga yan eh. Imbis na dapat, yung pa nga ipinopromote niya sa mga member eh. Matuto ng sales eh. Nandyan yung ano eh, nandyan yung mas marami opportunity kaysa sa mga ginagawa nila. Oh, yung mayaman nga siya, eh, tingnan mo naman yung ginagawa niya sa sarili niya. Ang ano ko naman dito, ang opinion ko naman dyan sa sinabi niya, yung parang inano niya yung mga journalism or ano na naging imbis na ginamit yung profession nila, eh nauwi sa pagbibenta ng encyclopedia. Pero kung sa akin, wala naman problema yun. Actually, encyclopedia, facts pa nga yun eh. Mas marami pang matututunan dyan kaysa sa mga pinagtututuro nila eh. Ngayon, yung opinion ko naman dyan, bakit yung mga kasama niya manggagawa, hindi niya ano, yung mga kasama niya manggagawa dyan, yung mga worker dyan, MICKNP, bakit hindi niya yung, ano, hindi niya yung pansinin na, o bakit kayo, ano ba tawag sa inyo, manggagawa kayo, di ba? O bakit ito? O hindi nyo naman ginagawa? Tapos yung, oh, o di ba, manggagawa? O di mangaral kayo? O bakit ano, hindi nyo ginagawa mangaral? Actually, wala na nga nangangaral dyan eh. Sa totoo lang, wala na nangangaral dyan. Kung meron man, ewan ko. Wala akong alam. Kasi sinusubaybayan ko pa rin yung mga ginagawa niya nila eh. So yun, eh ano mo problema kung ano? Anong problema sa sales? Mas okay nga yun eh. Mas maraming opportunity. Pero ako, ayan, papayuhan ko yan kung nakikinig siya dito. Yung mga manggagawa na yan, makinig kayo dito, sasabihin ko sa inyo. Yung kayo, tinawag kayo ng ano, tinawag kayo ng manggagawa, KNP man yan o ano, kung ano manggagawa, yan, mangaral kayo. Alam niyo ba yung si Jesus Christ, si Jesus, nagbigay yan ng talento eh. Basahin niyo yan, yung talinghaga tungkol sa talento. Diba may mga ano yan, mga talento, pinagkalooban yan eh. Merong isang alipin, binigyan ng talento. Baka basahin nyo na lang, alam nila yan eh, mga worker yan sila eh. Binigyan ng talento yan. O ito, binigyan ng limang talento. Yung isa, binigyan ng talento. Dalawa, o yung isa. Di ba yung isa, binaon sa lupa. Hindi nagbunga yung mga pinagkaloob sa kanila. O yung isang nagbunga, yung may limang talento, mas nagbunga yun actually. Kasi, ano eh, nagpagal yun eh. Kinalakal niya yung ano yung limang talentong pinagkaloob sa kanya. Eh ito na pagkalooban ng posisyon no, nandiyan naman siya oh, siya yung namiminuno diyan. Eh, hindi nga makapangaral eh. Hindi yan nangangaral. Paano yung sasabihin niyo na ano, ultimo doktrina nga oh. Doktrina ng MCGI, sinasabi ko na puro kalokohan 'yan, sinasabi ko na. Paano hindi sasabihin kalokohan? Kita mo nga oh, doktrina nag-aaral. Hindi naman pinangaral ni Jesus Christ, hindi pinangaral ng mga apostol na magputol ka ng buhok. So, ituturo niyang ganun. Bakit yun? Hindi niya ituwid. Hindi nga siya makapagdoktrina ng live eh. So, tapos yung mga kasamahan niya dyan sa journalism, yun ang, ano, yun ang pipintasan niya na wala naman problema dun eh. Sa sales eh, actually, mas maganda nga yan eh. Lalo na kaysa magpakulong ka sa kulto, mag-aaral ka na lang ng sales. Mas uunlad ka pa dyan kaysa magpa-ano kayo dyan, puro ano, mga bulaang propeta. Ayun, yun lang yun. Yun lang yung ano, at least makapag-share man lang ako. Ako wala naman ako makausap na manggagawa eh. Kung hanggat maaari, gusto ko talagang makabanggaya mga yan eh. Kaya hanggat maaari ako, hindi ako nagiging agnostic hanggat maaari. Kasi may mga ano, may mga bula ang propeta pa rin yan, numero uno na yan, mga ipokrito. Ayun pa bro. Opo, opo.
Napakagandang point. So yun nga, unang-una, marangal na trabaho yon. And pangalawa, siya nga eh, mangangaral ang title niya eh. Tapos hindi nangangaral sa labas. Tama po, Brooks. Biro mo na naturingang mga ministro at manggagawa, pero yung function nila as ministro at manggagawa hindi naman talaga ginagawa gaya nung pagtitexto, pangangaral. Mm. Karamihan ng mga manggagawa dyan is ang function is magbantay ng tindahan, mangulekta ng abuloy, o mag-remit. O yan ba pinaka-primary function ng isang manggagawa? Hindi. Ang manggagawa dati nagtitexto, nagpupulong. Ganon din yung mga KNP o ministro. Pero number one, sila ang talagang tatamaan eh. Kung pag-uusapan eh, nagamit ba yung mga natutunan? Hindi. Tama yung sinabi ng kapatid na isa eh. Manggagawa na naghahalo ng semento, titinda ng pandesal. Wala yung main function is yung mangaral. Wala, hindi nila nagamit. Kung tutuloy pala sa kanila pala, pwede natin yan tawanan sila, yung manggagawa nila ginawa na lang taga-play ng taga-benta ng Yes, tagapagsalang, tagasalang ng tape, tapos gamitin, babasagin. Tapos yung fragments kailangan kumpleto. Pagkakulang yung fragments na yun, yari ka. Matindi. Nasa sobre yung fragments na yun eh. Yun lang. Meron akong tinanong na fanatic about this eh. Sabi niya, hindi naman daw yan literal na kaklase niya yon. Example lang daw yon. Huwag ko daw iliteral. Sabi ko, mali pa rin yung example niya. Dahil napaka-insensitive pa rin kahit saang angle mo tignan. Mali. Diba? Ba't ba kayo naninira sa MCGI? Ikaw nobody. Sige nga, what's your take about this? Hayop yun eh. Ano hayop? Hindi, nakaka-cringe kasi dahil yung sobrang baba mo naman ang tingin mo sa mga taong nasa sales. Mm-hmm. Ano pang ibenta mo kay Ataul pa yan, kay Encyclopedia pa yan. Marangal na hanap buhay yan. Di ba yung tinikwento ko nga sa'yo Chinese nga yung family. Part owner sila ng Pure Gold. Pero nagtatrabaho pa rin siya sa BPO kahit mayaman sila. So ibig sabihin nun parang hindi man na i-practice yung profession niya. Ang pagpa-practice ng profession, hindi lang naman yung napag-aralan mo eh. Nasa diskarte mo rin yan eh. Diba? Mm-hmm. Kahit ang trabaho ko ng broadcasting, kakapuranggot naman ang sweldo mo, di makakabuhay ng pamilya. Mm-hmm. Bakit hindi ako pupunta sa sales? Masyado niyang dinadown yung sales. Bakit siya ba? Hindi ba siya nakinabang sa sales? Yung bang mga networking na yon na pinapasok nila sa loob na iglesia, hindi ba sales yon? Sales yon. Sales yon eh. Mas dapat nga mahiya siya kasi wala siyang kapagod-pagod pero may benta siya. Mm. So, he's barking at the wrong tree. Baga, yung sinasabi niya, hindi niya pinapractice sa sarili niya. Siya nga, broadcaster. Ano bang ginagawa niya ngayon bilang isang broadcaster? Kumikita ba siya bilang isang broadcaster now? Sino nagpapasweldo sa kanya? Mm. Oo. Sa sales din siya kumikita. Sa sales din siya. Mas kumita siya sa sales saka sa business. Mm-hmm. Diba? Kaysa sa broadcasting niya. Kaya huwag niyang niyang maliitin. Kaya ano pa yan? Kaya ano pang tinitindan yan? Meron nga akong kilala nag-aral ng accountancy pero nagtitinda sa palengke. Ibig ba sabihin nun, hindi na marangal yung hanap buhay niya or parang minamaliit mo na dahil mas pinili niya magtinda sa palengke? Correct. Napaka-insensitive yun. Parang hindi ka naman, hindi ka tao nun eh, kapag ganyan eh. Parang hindi ka Tama nga yung sabi ni Brooks, spoiled brat kasi yan. Hindi niya na-experience kung paano yung naghihirap, kung paano yung isang tao nagsimula sa wala,
kumayod. At kahit anong ginawa niya ay para lang eh makatapos ng pag-aaral. Tapos kahit ba sa BPO pa yan, ano, di ba? Sa iba nga, ang pangit ng image ng mga BPO, ang BPO sa mga iba dahil daw masyado daw mababa. Hindi ano yun. Di dahilan yun. Eh, baka nga mas mataas pa yung sweldo ng mga taga-BPO eh, kaysa sa mga nasa opisina eh. Correct. Pwede mo bang sabihin na iismulan muna yung mga nag-aral sa opisina, ay yung mga nagtatrabaho sa opisina? Hindi. Pangit yun, napaka-insensitive nung ganung logic. Kahit na sabihin pa nilang example pa yun, maling example pa rin yun ba dahil marami siyang sasagasaan? Oo. Saka ito ah, but nobody. Sabi mo lang broadcasting ang tinapos mo. Tapos naging director ka, UNTV. Tapos, ang sweldo mo, pang ano, minimum. Mm. So, aalis ka pa rin. Kahit nandun ka sa lineage na yon, aalis ka pa rin dahil it's not enough. It's all yes. about survival. Lagi ko sinasabi dito, tayong mga tao, it's all about survival. Ba't ka yes. nagtatrabaho? Diba? Kasi kailangan mo mabuhay, makakain. Mm. Discarte pa rin yun ang iiral, hindi dahil sa kung ano yung napag-aralan mo. Mm-hmm. Ako. Pwede ka umasenso kahit hindi yun ang kurso mo. Yung iba nga, ibang-iba yung kurso, tas nag-affiliate marketing. O, ang dami niyang kinita, million-million. Affiliate marketing, internet lang yun. Yung iba, nagbenta sa Shopee, Lazada. Daming kinita. Hindi naman yun ang course nila. It depends eh. Nako naman. Kagaya ng mga artista, may mga pinag-aralan din ng karamihan dyan eh. Hmm. Pero pinapractice ba nila yung pinag-aralan nila o mas pinili nila yung pag-aartista? Eh, mas pipili nila yung pag-aartista dahil malakas sila kumita dun eh. Correct. Hindi parang siya pwede manghamak. Eh, para kay KD, nasayang yun. Hindi mo raw nagamit yung kagalingan. Sa kanya rin yun ang bagsak. Sampal din sa kanya yan kasi nasabi nga siya mga ngaral, di naman niya pinapractice. Eh di sayang yung ano, binigay sa kanya. Yung talento niya, binaon lang niya sa lupa. Wala nga yata na ibigay eh, na talento sa o yun nga, baka nga wala pa nga. Yun pala yung kaya topic, yung ano, yung talento na yun, kaya kinu-call out ko rin yung mga worker eh. Ah, magaling, intindihin niyo naman yung ano, yung binabasa niyo dyan sa Bible. Nananatili pa kayo dyan sa samahan na ano. Baga kayo rin ang mananagot dyan. Kasi ayan eh, oh, makalantad na harap-harapan ang mga panluloko niyo mga yan. Tapos, sige pa rin kayo, nag-aala, fanatics pa rin yung ano, yung ano kayo dyan, fanatics pa rin kayo dyan. Mga, yung mga worker talaga eh. Kasi yan yung nag-i-influence sa mga member eh. Yan alam mo Brad, ang mga workers dyan, binubusalan. Meron na talagang gusto magsalita dyan, pero binubusalan yan. Alam namin yan dahil kasi galing kami dyan. Pag nagsalita ka dyan, naging parang ano ka, yung proactive kang magsasalita ng ganyan, ay nako, ibang diwa mo. Tanggal ka sa pangangasiwa, tanggal ka sa ministeryo. Mabilis pa sa alas 4 yun. Kaya, yung mga worker dyan, na, mas pilili na lang nilang nabusalan yung mga bibig. Kaya hindi na sila makatahon. Eh, kami hindi na kami pwede sa ganun eh. Sila ang promotor kung bakit marami pa rin na nananatili dyan. Kasi pananagutan ng mga worker yan eh. Sila yung, imbis na siguro yung isang member o titiwalag na dapat dyan, hindi makalis kasi binibrainwash nila. Hmm. Yan ang ano, yan ang mangyayari dyan sa samahan na yan. Eh ano naman kung encyclopedia, at least yun nagbibigay ng facts. Eh biruin mo, tuturo mo sa member mo ang New Year, April, Nisan, susundin yung kalendaryo ng Hudyo. Susundin nyo yun, eh, tapos hindi kayo kakakain ng kosher. Yun yung ano, yun yung dapat na maintindihan nila dyan sa samahan na yan. Kasi pinipili lang nila, Brad, kung alin yung talagang lalapat sa kanila.
baga selective yung kanilang pag-i-implement ng mga aral nila. Hindi ko nga alam kung talagang aral pa yan o talagang ano lang eh. Baga para masabi lang nakakaiba sila. Yan. Mm-hmm. May, hindi lang yun ang sinabi niya, yung pang ano, yung announcer sa perya. Another marangal na trabaho. Diba? Ay nako. Sabi mo nang ikaw yung announcer doon. Tapos tinawanan ka. Hindi, nag-fail ka sa ano mo. Eh, doon ka magaling eh. Yun yung ano sa'yo ngayon eh. Yun yung lapat sa'yo ngayon. Wala kang ibang makuha ng trabaho. Oh, eh. Hindi naman yun dapat pagtawanan or amakin. Yun nga pala yung topic nila, no? Kagalingan, kaalaman, pagpipigil. Kay KP. Yun nga tanong ko eh, meron ba siya nun? Kagalingan, kaalaman, pagpipigil. KKP knows. Ano lang yun? KKP, kagaguhan, kapaimbabawan. Hmm. Ano ba yung P? Pretending. Bulahan. Nakikita ko lang yung summary eh, sa Reddit. Kagalingan, may kagalingan ba siya? Kaalaman, may kaalaman ba siya? Pagpipigil, nako. Pagpipigil yan eh, nag-live-in ng 7 years eh. Huwag niya sabihin sa akin, nagtitigan lang sila ng 7 years. Kagaguhan yun. Eh, nako. Ewan. Hindi mo pwede, hindi mo pwede yung isang K kahipokritohan. Napaka ano eh, kahipokritohan. Ibiro mo, sinipa raw siya dun sa isang channel. O pagkatapos, nung nawala siya dun sa isang channel na yon, ano, ang tawag niya eh, I would rather lose my job than to lose my God. Okay, pagkatapos nung nalipat siya, hindi naman din siya nangaral eh. Nung nalipat siya dun sa istasyon nila ngayon eh. Alam mo, Brad, bakit sinipa siya doon? Siyempre, business decision yon. Eh, kung hindi ka naman ano, nagre-rate yung programa mo, kaya lang nagre-rate dahil nga mga ditapak yung nanonood. Kahit ayaw nilang manood, manonood sila. Para lang tumaas yung rating ng Pulso Action. Ano ba yun? Yung Pulso Action Balita ba yun? Yung nasa channel to siya? Eh, wala naman siyang ano eh, loyal following eh. Ito, tanungin ko kayong lahat. Ano ang branding na iniwan niya na kapag sinabi mo yon, alam mong si Daniel Rason yon? Yung wish. Nung nasa broadcasting siya. Hindi, nasa broadcasting siya. Wala eh. Wala. Pag sinabi mong Egan, sino yon? Si Egan. Arnold. Oh, alam mo, si Arnold Clavio. Diba? Siya wala siyang naiwang ano, marka. Kaya nga lagi siya nasisipa. Kaka daw, kaka. Hindi siya ano. Kaka. Kakasipa sa kanya, yan ang nangyari sa kanya. May, di rin ano naman siya kilala, di rin naman siya kilala sa kaka. Wala, di rin ilang, siya kilala. Ilang taon lang siya doon sa ano. Tsaka ako, ano eh, may nagtanong din yan about yan sa ano na yan. Yung sa pagsibak sa kanya sa GMA. Ngayon ko lang, lately ko lang realize na parang, kasi one-sided yung narinig natin, hindi naman natin narinig yung wala naman nilabas na official statement ng GMA, di ba? Oo. Si KJR lang naman na nagbigay ng statement na kasi siya daw, ano, para pinatutunog niya nga na pinatitigil siya magsalita sa congregation, parang pinapipili daw siya, something like that. Eh, version ni ano yun, ni KDR yun. Ay, di naman natin narinig yung version ng ano eh, ng GMA. Di ba? Parang wala namang ano eh, wala namang significant yun eh. Kasi, unang-una, di naman lumalabas sa ano. O wala namang relevance yung sinasabi niya kasi wala namang, di naman siya lumalabas nung time na yun sa any programs, di ba? Di naman siya nag-expo eh. Di naman siya nagsasalita in public eh. Sa kung sa pasalamatan man for the information lang din sa ibang mga ano
mga bagong lublob dyan, hindi na naman regularly yung mga early 2090s nagsasalita si KDR sa pasalamatan, di ba? Nobody, no? Minsan mga KNP pa nga nagtetexto nung first part ng paksa eh. Kung hindi, minsan si Vespa. So hindi ano eh, wala namang relevance yun eh. Yung sinasabi niya na wag na siya magsalita sa congregations or sa ano sa igle in behalf of Church of God, kasi hindi naman siya nung una na hindi siya lumalabas in public, di ba? So what for na patitigilin ka ng GMA? Hindi naman, wala naman significant yung ano mo, yung effect nun sa viewers ng GMA, di ba? Tingin ko ano na lang yun eh, palabok na lang ni KDR yan para lang ano. Yun din naman ang dinahilan storya. Yun din naman ang dinahilan niya noon, kaya daw siya nawala sa Channel 2 eh. Hindi ba? Kaya siya nawala sa ABS. Gagagawan daw ng mga iglesia ni Mana daw yun. Kaya daw siya nasipa doon. Nasisi na no. Na ano, kahit doon sa GMA na sinasabi nila, meron daw executive doon na INC doon sa GMA, kaya daw siya napatalsik doon. Okay. Lagi na lang yun yung dinadahilan nila. Kaaway. Pero kasi, meron kasing, yung hiring process kasi, depende yan sa, ano eh, sa impact mo sa show. So, yung management niya, nakita na hindi siya maganda para sa show. Kasi nga, meron siyang kinakaaniban. So, it's all business pa rin talaga. Business pa rin. Oo. Hindi siya maganda. Dahil may inaakay nga siyang, ano, related dun sa religion. So, sinipa siya. Tsaka ano pa eh. Tsaka kung religious, ano, yung issues, bakit hilard pa siya kung may INC pala doon na executive, di ba? From the start pa lang, dapat, in the first place, dapat from the start pa lang, naging issue na yun, hindi na siya hinard. Oh. Pero the fact na hinard siya, ibig sabihin, walang religious issues doon. Kasi kung sa hiring pa lang, di ba, doon na makikita yun. Kainitan na rin nung time na yun, di ba, ng ADD versus INC, di ba? Bakit siya nakalusot? So walang issue yung religious ano doon. Walang religious color doon. Ang nakakatawa pa doon, Kuya Adel. Nung sinibak siya, binibigyan niya ng kulay. Ang nakakatawa pa doon, Kuya Adel, nung nawala siya sa ABS. Alam mo anong sabi ni Best noon? Ito hindi ko ito makalimutan, sinabi niya nun sa pasalamat eh. Kaya daw natanggal si KDR doon dahil mas pinili daw nung executive na bading na dun sa ABS na ang paupuin sa Pulso Action Balita si Aljo Bendijo. Yun yan. Dinamay pa yung tao. Si Aljo Bendijo, yun yung pumalit kay KD sa Pulso Action Balita. Ano siya ngayon? Newscaster ngayon yun sa Channel 4. Oo, ito nakita ko na. Yan. Yan daw ang ipinalit. Mag-UNTV din niya. Kinuha ni KDR yan eh. Parang ilang buwan lang. Yan ang pumalit kay KD eh, sa Pulso Action Balita. Ang dami pa nilang mga pautot na ganyan na keso ano, ganito, ganyan. May executive na INC o mas pinili, may in-offer, itinanggi ni ano, ni KD. Aminin man at hindi ni KD, hindi siya naging successful sa pagiging broadcaster niya dahil hindi siya nakapag-iwan ng marka. At mas kumita siya. After nung nawala siya sa broadcasting, mas kumita siya ng mas malaki. Di ba sinasabi nila yan sa pasalamatan lagi? Mas kumita daw siya ng mas malaki na nawala siya sa broadcasting. Anong ginawa niya? Nagpasok siya ng mga networking, di ba? Sunod-sunod sa iglesia. Na walang financial transparency na kesyo para daw ikasagawain. Di ba?
Ang dami niyan. Yan ang naging ano, yan ang naging tawag dito, naging ano yan, yung ano ba tawag dito, yung naging negosyo na ni KDR na after niya mawala, yan talaga yung naging ano niya, naging palabigasan ni KDR talaga, yung networking na yan. Hindi naman siya, hindi naman siya naging model eh. Naging model ba siya na kung ano, na mga malalaking company? Parang nakita ko lang nag-advert, in-advertise niya yata, parang yung oatmeal eh, di ba? Sa UNTV ayun, na yung oatmeal. Ano bang oatmeal yun? Golden Oats. Golden Oats. Yun, Golden Oats, oo. Oh. Aside nun, hindi ko na alam kung meron pang iba. Outside na ano ha, yung hindi product ng kapatid ha, bukod doon sa Pixies ha. Bukod doon sa Pixies. So. Pero, ang daming ano, ang daming, wala eh, more on ano, yung networking talaga yung nakakita kong ano niya eh. Naging palabigasan ni KDR nung wala siya at sa yung, broadcasting. Nag-negosyo siya. Networking, Kuya Adel, na pinasok niya, hindi dahil pinagpagalan niya yon na tinrabaho niya, hindi. Ginamit niya yung iglesia doon. May captive market na siya. May established network. Meron na siyang pagkukuhanan ng pag-i-establish ng network niya. So hindi pa rin niya pagpapagal yun. Sa upline. Oo, hindi niya pagpapagal. Mas pagbibilibang ko pa yung nagbebenta ng encyclopedia kasi yon pinagpagalan niya, sinil stock niya yon. Yan walang sinil stock yan, yung ano na yan, networking na yan. Sino magsisil stock para sa kanya? Mga worker, mga KMP, mga data pack. Siya, upline lang siya. Wala naman siyang ginawa. Hindi naman natin sinasabi na ano na yung lahat ng kinita nung kinuha ni KDR o yun ang naging ano niya, pinagkakitaan niya. But the problem is, walang kasing financial transparency yan eh, di ba? Although sinasabi nila galing sa gawain, eh, who can tell to us na lahat ng kinita niyan ay napunta nga sa gawain at walang, at hindi nakinabang si KDR. Ikaw, maniwala ka ba rin na hindi nakinabang si KDR? Eh, di ba sinasabi ni Best nung binibigay daw niyang buong sweldo niya? Kay Bes, nung nagtatrabaho siya sa ABS at sa GMA, wala daw siyang kinukuha. Opo. Sinasabi ni Bes, si Robert Navoa daw yung saksi. Yun ang sinasabi niya, sinasabi nila nun. Pero, according to them, according to Bes, ay pinakita ba si Bes na any payslip na magpapatunay o eto pong kinita ni kapatid na Daniel? Kwento lang. Binigay po ni ano to sa gawain. Wala. Wala eh. Nagtry ako nito eh. Binaba ako to sa pulpito eh. Yung Legacy for Life. Wala ako na ano eh, na-convert. Sabi ko, mga kapatid, gusto niyo ba magkaroon ng magarang sasakyan? Ganang-ganang pa ako. Sumali na kayo sa Legacy for Life. Wala. After nung destino ko, wala. Wala sumali. Ang daming natiso dyan sa Legacy na yan. Ang dami eh. Oh. Pati mga worker, nagmukhang pera eh. After nung ano, nung mga destino, pag district office, putya, pinag-uusapan, puro ano eh, networking, kitaan. So ano, ang downline mo? Ito, kumita na ako. Ganyan. Tapos gi-schedule ng mga ano BOM sa mga restaurant. Oo, yung i-sponsor ng ibang mga kapatid na upline or mga workers na may pera, i-sponsor niyo tas doon. Sasali tayo mga DAs on servant. Pero ang ano, ang presentation nila in, outside yung ano, yung iglesia. Parang tagal labas ganoon. Siyempre mga tagal labas din yung i-invite eh. So, ganon. Ang ano, ang kumita style. Pedal. Kumita ka dyan? Sumali ka? Wala, sumali ako. Tapos dalawa lang ang naano ko dyan, na-downline ko. Hindi na ako naka-ano. Ang kumita dyan, yung mga DS yan, tsaka ano, yes, son servant yan. Oo, yun talaga.
Oh, kasi automatic may downline sila. KNP yan. KNP. Si Badro Rodel nga daw, di ba, kumita nung talaga. Kasi nagbigay ng 1M. Kinakwento pa ni Bes yun eh. Parang nagtatampo pa nga si Bes eh. Kasi asa na raw ika yung ibang KNP. Kasi parang nagparamdam lang ika si Rodel. Eh, buti pa si Rodel eh. Nagbigay ng 1M eh. Siyempre, si Rodel nun, wala pa namang asawa si Rodel nun eh. Wala pa naman siya pamilya. Wala pa. Wala pa. Dito kasi Rodel, fairness, talagang ano yun. Napansin ko, mababang loob kasi yun eh. Ano yan, yung down to earth talaga na walang yabang sa katawan, ano talaga. Binibigyan nga ng sasakyan yun eh, nung ano, second hand na kotse, nung isang division. Hindi niya tinanggap. Yeah, kasi nga, halos siya na lang yata yung MIC no, na nagko-commute. Ayaw din niya nung may mga kwat na sumusunod sa kanya. Tumatakas siya sa district office para lang pumunta ng apalit eh. Kasi nga, kainitan kasi ng INC noon, The Butcher versus ADD. Oh. So, gagawin niya, tatakas siya sa ano, magugulat na lang ano, wala na si... Si Bardotel pala, nakasibat na, pati yung kwat natakasan. Ayos pala si Kapayat na lang. Rodel. Oo, na lang. Diyan nga, pag wala kaming makain, naiya nga kami, wala kaming pakain kay Bardotel. Bibili na sardinas yun. Naalala ko, binili niya yung malaking ano, sardinas na kulay puti na ano, ano bang sardinas Hokkaido? Yun. Yung, hindi. Oo, oh, Hokkaido. Okay. Okay no. Siya pa bumili sa tindahan. Hindi siya tindahan. O tara, kain tayo. Wala kami ulam. Ilang kami kumain na yung malaking Hokkaido binili niya. Parang lima yata kami. Lima yata kami. Diba? O yun yung ulam namin. O, ayos na, raos na. Simple lang si ano, si Madeline Pernice sa akin niya. Napaka, ano, napaka down to earth din. Saka yung family niyan, ano, napaka simple lang ng pamumuhay niyan kasi nakapunta na ako sa bahay niyan eh. Mga farmer sila, di ba? Sabi mo. Oo. Gawa tayong campaign. Si Kapayad na Rodel ang papalit. Di ba? Pwede, di ba? Tama, usay. Mausay mag-texto yan si Brother Rodel. Mausay yan. No, sa mag-texto yan, malalim. Taka may tindig pa. Sayang nga yung mga yun, pati si Bardodel, si Sunny Katan. Sayang nga si Bardodel, Katan eh, di ba? Instead na lagi niya na-update yung sakit niya sa vlog, ano, nangangaral na lang siya, di ba? Total kung pakiramdam mo, madedeads ka na, di ba? Kesa puro sakit na ina-update mo. Eh, di rin naman niya sinasagot yung issue, so... Diba? Hindi sana mag-aaral na lang siya kasi puro sakit ng ina-update siya sa vlog niya. Yeah, although then, si... Idol ko yan, si ano ha, yung itutukoy nyo kanina, si Brad Rodel. Oo. Oh. Idol ko din yan. Kaso ngayon, na-dismaya ako, bakit ka ako, ano, natetake nila yung ganun. Kahit sino sa KNP, ba't natetake nila yun yung nangyayari ngayon? Yun ang tanong ko eh. Hindi, duda na yan. Duda yan. Ilang makaalis yan. Hindi naman mga tanga yung mga yun eh. Tayo nga, napapansin natin yung ano eh, mali. Eh, tayo na yun ah. Eh, lalo na yung mga yan. Siyempre, Danny. Posibleng walang ano yan. Walang naiisip na ano yan. Ako. Mucha. Alam nila. May kausap nila tayong yan. DS, di ba? Sabi niya. Itong sila Brad Mel, si Brad Rodel, matatala sa mga talata to. Hindi nila matatanggap na ano yung mga pinagsasabi ni Kuya. Hindi nila matatanggap. Eh di ba yung kausap natin Brox sa Mautisador, di ba? Oh. Ano sabi niya? Eh kung saan nga napapansin niya, kilala niya yung mga KNP, nakakasama niya. Sina Brad Mel, sina ano, sina Brad. Dahil posible bang yung mga yan, ano? Hindi nila dapat napapansin niya. Eh, tatala sa talata ng mga yan. Araw-araw at gabi, pulutan ng mga yan, Biblia. Di ba? Oo. Correct. Kung mag-texto yung mga yan,
walang kainan, puro doktrina lang doon. Tas ano, araw-araw naabutan ko 'yun eh, yung mga panahon na ganyan. Nobody. Diba? Sila yung ano, sila yung naghahanap ng mga pulong noon. Oo, hindi po pwedeng niyan. Isang araw may ano ka, eh, bakante, yung idol. Dapat may Bible study ka niyan. Oh, maghahanap 'yan, maghahanap ng pulong. Paalala ko dati yung mga tinga-tinga sa mga espiritu ng mga yan pag ano mag-aan yan yung magpapasting yan bago magpulong. Oo, talaga sila. May pagtatalaga yan. Abutan ko rin yan bago mag-texto, hindi ka kakain. Ayuno ka, kinabukasan. Okay, kahit tinabukasan pa. Lalo na yung mga unang sabak mo pa lang sa ano, sa pulong, saka nako talagang katakot-takot na panalangin ng ano ba. Ako yung ano, doktrina noon, yung unang doktrina ko yan, nag-ayuno ako noon, yung unang salak ko sa doktrina. Tapos kapag ang teksto na ay bautismo, hindi rin ako kumakain noon hanggat hindi ko natatapos yung teksto sa bautismo. Kasabay po sila nag-ayuno yung mga ano. Tatalaga ka talaga nun. Nawala na lang yan. Talagang ano na. Umabot ka ng ano, doktrina. Nagdo-doktrina ka ng bautismo? Nagdo-doktrina ako nun. Oo. Oo, matindi ka pala. Kasi pag gons na... Pinatapos ko yan buo. Matindi pala to si, ano, si nobody. Kasi... Kasi yung mga ano, may mga ano kasi yun. May level din kasi yung ano eh. Nagdo-doktrina, di ba, nobody. Yung as a regular worker... Hindi lahat ng regular worker nagdo-doktrina, di ba? So, pag nagdo-doktrina, regular worker, nagdo-doktrina ka pa. So, ibang spirit yung level mo, di ba? Ganun yun eh. Pagkatiwala ka doktrina. Ngayon, hindi rin lahat na nagdo-doktrina, ay nagdo-doktrina naman ng teksto ng bautismo. Espiritu Santo at bautismo. Usually, ang teksto niyan, DS. Usually wala pang zone servant noon, DS pa, di ba? So ang nag-handle niyan ng Espiritu Santo na doktrina at bautismo, ibang level ulit 'yon ng ano, mga worker na nagdo-doktrina. Oo, mas trusted 'yon, tsaka iba kalidad ng espiritu noon. Kumbaga, ganun ang level noon eh. So the fact na ano na dodoktrina ka ng bautismo, ibang level ang daladalang spirit ni Inobati. Ganun eh. Lahat ng mga kasi meron din kasi nobody, di ba? Meron din pala, naalala ko, meron din pala ano, nobody, regular worker. Regular worker lang siya, dumidistino sa lokal, pero hindi siya allowed na mag pulong na. Pulong. Bible study, hindi siya. Destino ka lang. Pero siguro, may nakikitaan kasi na medyo sablay yung salita niya, yung kanyang the way ng text. So, hindi siya ina-allow. So, meron din ganun. So, iba-iba yan. Hindi ko mo regular worker kaya lahat po pwede mo nang gawin. So, the fact na ang isang worker ay umaabot sa level ng nagdo-doktrina hanggang Espiritu Santo, bautismo, ibang level yun. Maniingas yun. Alam mo, Kuya Del, inabot ko dyan, individual tsaka ano, pantakip na half-timer. So, ambawa, pinagkatiwalaan ako sa individual, matisod ko man, isa lang na matanda. Yun lang matitisod ko. Yun lang. Tapos pagka tatakip naman ako ng ano, half timer. Pag wala yung regular, magpe-play lang ako CD tsaka panalangin lang. Yun lang gagawin ko. Tsaka maniningil lang ano, ticket. Actually, yung nag-start ako ng magdoktrina, ano lang eh, biglaan lang. Galing ako sa Bible study, umuwi ako ng coordinating center dahil doon ako natutulog. May mass indoctrination, di ba nun? Mass indoctrination sa mga coordinating center nun. Hindi dumating yung destinong manggagawa na magte-texto ng ano, ng doktrina 1, yung sa panalangin. Wala silang, ako lang yung natirang regular worker doon. Alam ko rin naman yung teksto kasi pinag-aaralan ko na siya. So no, Trace, ako yung pinasalang na ano, na mag-texto. Tapos yung dumating yung worker, isang Romano na lang yung natira.
doon na nagsimula hanggang sa ano, hiningan na ako ng ano, pahintulot sa OIC, OIC pa noon eh, na magdoktrina na. Yo. Yun. Pwede na. Pero hindi pa ako nagpa, hanggang ano lang ako noon, hanggang doon sa, hindi ako doon sa last three topics, hanggang ano lang, doon sa Abuluyan. Tapos, nag-start ako sa kasalanan sa spirito, nakikihati. Umahati ako hanggang sa final blast ko na, pinagana na ako sa hanggang bautismo na. Yun, kaya binilin ako noon na, well, dapat kapag nagtitexto ka dito sa last three topics, yan, nag-aayuno ka, ganito, ganun, gawin mo yan. Hanggang sa masasanay ka na rin. Pero hirap na hirap talaga ako noon kung paano ko sagutin yung halal. Yun yung ano ka. Yun yung hirap na kasi texto pa noon. Mm-hmm. Yun na nga. So, hindi nga pinagkatiwalaan. Nakita ko lang to, sorry. So, yung impact nga kasi ni Kuya doon sa GMA, hindi profitable. So, nag-stay siya sa UNTV. And paano naman, ganito naman ang pinagsasabi niya. I-boycott daw yung Sofitel. Ayoko yun. Eh kung sinabi niya sa GMA, hindi niya pwede sabihin, di ba? Hindi niya pwede sabihin yan. Yari, may yari siya doon. May pagka-tackless din to eh, no? Yung hindi maingat sa... Para sabihin mo. Ito, ang, sa totoo lang, maangas siya dito eh. Kung napanood niya to, angas niya dito. Panahon na yan. Gato. Patawala siya dyan eh. Napahiya lang siya. Kaya sila yung promotor ng cancel culture kung titignan mo. Sila ano unang-unang na ano niya nagpo-promote ng cancel. Mm-hmm. Boycott GMA. Boycott Pampangas Best. Mga nagtataka kasi ano eh inactive ako nung time na to. Nagtataka ako, ba't nyo i-boycott? Hindi naman tayo ganyan ah. Pati GMA binoycott. Isa yan sa mga kinatisuran ko eh, totoo lang. Hindi mo masisisi yung mga natiso dito eh. Hindi naman turo ginagawa ng ano eh, ng sa Diyos. Parang, ewan ko ah. Siguro dahil nga ano, blinded sila. Yun nga kasi yung ano, yun yung mga ano eh, tawag dito. Yun yung maling paggamit kasi kuminsan ng mga ano, ng mga kulto, di ba? Gagamitin yung talata ng Biblia para ano, para maikasot yung kanilang mga vested interest. Like for example na ano, como sinibak si KDL sa GMA. O kaya pinuna sila yung sa investigador or something like that. Iboboycott na. Kesyo patutunugin, kaaway ika ng Diyos, kakalaban ng ano, ng bayan ng Diyos. So, ganun ang ano, ganun ang gagawin na, patutunugin na kaaway, babasa ng talata, na out of context naman, hindi naman sila ang pinatutungkulan, di ba? Yan ang masama dyan sa mga kulto na yun eh. Kaya ano no, yung reputasyon ng MCGI ngayon, nasa ilalim ng ano eh, nasa ilalim ng kumunoy yung reputation nila, burak yung ano nila. Baga hindi bis na pasulong paatras yung ano nila. Ito 20 years siya sa iglesia, umalis din, iba na daw eh. O yan, no? New ano lang yan? Systematically erasing the legacy. Iniba na nga talaga. Totoo yan. Kaya nga paano nga nangyaring the legacy continues, eh tinigil lahat ng ginagawa ng matanda. Mm-hmm. Pero baka nga kasi ibang legacy yun. Baka yung legacy na networking yun dati. Dati nga, inaanapan na yun. Yun yung legacy continue.
yung legacy ng ano sales. Yeah, dati hinahanap pa rin siya eh, ng mga ibang member kasi dati nagkaroon ng parang mga faction-faction na yan. Hinahanapan na siya kasi di ba nakuhala nga siya dun sa malaking istasyon dati. O nung nalipat naman siya, di ba nalipat na siya dun sa ano, yung istasyon ngayon. Hinahanapan na siya ng member eh. Andyan na nga eh, o nandyan ka na sa channel o wala ka na dun sa dati mo istasyon. Bakit hanggang ngayon di ka pa rin nangangaral? Di ka pa rin, ano, di ka pa rin tumitindig. Hinahanapan na siya noon. O, nagdagdahilan siya. Mga sabi niya, eh, wala pa kasing order. Eh, ngayon, wala na yung nagbibigay ng order, eh. Siya nang, ano, ngayon, bakit hindi pa rin siya, ano, eh, kahit sabihin mo, wala na yung tanungan, man lang, Bible study man lang. Hindi man siya makapag, ano. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin siya sa likod ng doktrina, eh. Eh, yung doktrina naman, napamalian na yan, eh. Ang dami ng mali niyan, eh. So dapat mag-ano naman siya. Kaya ako binibigay ko rin ko ano eh itong mga magagawa dito. Nagbibigay rin ako ng ano sa inyo, mag-pay attention rin kayo kasi pananagutan niyo rin 'yan eh. Yung mga tao diyan na sumusunod tapos kayo pa yung promotor ng kamalian diyan. 'Yan yung inaano ko sa mga ano sa mga worker ngayon. Tumindig naman kayo eh. Parang hindi na si Jesus Christ ang ano nyo eh, Panginoon nyo eh. Parang ano na yan eh. Panatisihim na yan eh. Kung ano na lang yung sabihin ng leader nyo, kahit mali na, sisigi lang kayo ng sige. Kayo rin ang ano yan, kayo rin ang mananagot yan. Ito, maganda yung usapan dito, Brad Ali. Yung sabi sa kanya, mali daw na isalig yung pananampalataya sa tao. Makinig daw ulit ng doktrina. Eh, ang doktrina one is sino yung papakinggan, di ba? Paano makakapakinig kung walang mangaral? So, yun nga, meron daw teksto na kasama sa doktrina, katangian ng mangaral. Eh kung nakikita mo sa mangaral, nagbi-business. Meron akong story kanina na ginawa. Yung pinakita ko yung KD Rock, na grabe, ang ganda pala dun. Merong mga, yun nga, yung Daniels, tapos kantahan, concerts. Hindi pwedeng hindi ka titingin dun eh. Kasi yun yung ginagawa ng mga ngaral mo eh. Taga-akay siya eh. So, ganun yung ginagawa niyang pag-akay. Titignan mo talaga. Imposible naman di mo tignan eh. Siya nga umaakay sa'yo. Diba? Kaya sabi dito, kay Kristo na lang daw tumingin. Kung gusto nyo, dumiretso na kayo kay Kristo. Eh, ang sabi ni Kristo dun sa mga Pariseo. Sabi ng mga ano, ang ilan sa mga Pariseo dun sa Lucas 19:39-40 at ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nagsasabi sa kanya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." Oh, ito yung sagot ni Kristo, yung pinapatahimik yung mga alagad. Sumagot siya at nagsabi, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw." Oh. Eh ngayon yung mismong puno ayaw nang ano eh umimik eh. Tapos maaasahan mo dapat mga worker sisigaw, sila dapat ang ano diyan magvo-voice out niyan eh. Wala. Tahimik ang ministeryo ngayon. Wala kang maririnig. Bakit? Binusalan na kasi lahat ng mga bibig ng mga tao diyan. Lang. Eh, hindi nga pwedeng magsalita ang worker eh. Kaya nga si KD lang ang nagtetexto eh. Until now. Oh. Eh di walang karapatang magsalita yung mga worker. Kaya kawawa mga miyembro. Pero ako naniniwala ako taga-akay talaga si KD. Palabas niya. Taga-akay palabas. Baga siya, hindi siya magpapasok, maglalabas siya ng maglalabas. Iba na yung pagpunta ka doon, iba yung dating. Para siyang ano, tourist spot na ano, presko, parang social. Doon lang ah, sa video ah, yun lang yung pakiramdam ko. Eh lalo pa siguro pag pumunta ako doon. Parang socialin, elitista. Socialin, oo. Oo.
Naalala ko yan si Bes eh. Parang yung example niya eh. Ano gusto nyo? Yung mga mangaral mo lagi nalang gutom. Ay baka ngayon gusto nila kesa mukhang gusgusin yung ano, yung mga establishment. Baka kaya social na ang dating. Kaya ganun. Ito yung story ko kanina. Yung kapatid na UN, si UN. Close nila to, close. Super poor? Merong note dyan sa ilalim, collection of bikes ni KD daw. Tapos ang ninote ko dito, kami nga nagtitinda lang ng bangus noon. Yung iba natulog sa graba para maitayo lang pasalamatan. Tapos sila gano'n, gano'n na ngayon. May collection of big bikes na. Di ba broks na tayo noon? Wala pang Facebook na nung active pa tayo eh. Wala ka makita ni isang manggagawa o data pack na nagpo-post sa Friendster na nagkaganyan. Napakasimple lang nun eh. Tahimik lang ang ano nun eh. Ngayon wala. Flex lahat ng i-flex. I-flex ang lahat ng ano, good works nila. Noon hindi mo alam kung paano mo itatago. Pagtutulong ka ngayon, lantaran naman. Naku po. Ayan, sila ang big time. Ganda ng ano. Grabe, ang laki na to. Ganda nga yung lugar, no? Kuya Adel, punta ka dito. Nakaraan, hindi na ako. Hindi lang halata. Pumunta ka ba? Oo, oh, nakaraan. Hindi ko pa napopos eh. Matindi. Matindi. At least yung mga, hinula ni Bes, nagkaka, no, nagkakatotoo. Eh, yan yung hula nung 1,000 taon eh. Okay, isa alam na rin kaya, ano? Alam na rin kaya, ano, buddy, na dumidistino ka, tapos naka-big bite ka. Ayo. Tapos, ano, inidistino, ano, yung local na kapos lagi sa pambayad ng lugar. At ang dami pang utang. Tapos ikaw, naka-big bike ka na. Naka-big bike. 300,000 pesos. So, pwede kaya yan? Pwede na siguro, no? Kasi, ano na rin naman ngayon, eh. Ibang ano na tayo, era, eh. Diba? Kibuloy na kibuloy ang dati yan. Oh, business na ano talaga. Ay, talagang di karan na business talaga. Nako, kung marinig mo pa yung ibang mga testimonya ng ano, yung mga nag-message lang din sa akin, iba na masusuka ka talaga. Yung exploitation, matindi. Matindi. Imagine mo, walang day off. Ewan ko lang kung totoo yan, pero shout out dun sa manager na si, manager ang pangalan na Kit, close daw to ni Ating di man natin sinasabing alam yan ni KDR or what, pero most probably of course alam nila yan, pero shout out dun sa manager nung ni Kit ng Daniels. Paki-ice-ice mo naman yung sistema dyan dahil naaabuso na yung mga miyembro, yung mga empleyado. Imaginein, kung totoo man yung sumbong sa akin, na 16 hours na pinagtatrabaho yung mga empleyado dyan. Oo, binaman. Walang off, walang day off. Tapos, walang mga health benefits yung iba. Ayos-ayosin yun naman kasi pag hindi yan naayos, magulat kayo, nandiyan na yung dole. Nakakapikon na eh. Dami ng mga sumbong eh. Kakaawa din, Meron daw nag-request ng kung pwede raw mag-off or something. Nagalit daw yung boss. Ay, wow! Baka daw, kung gusto daw ika nila, magbilangan tayo. Sabi.
Bilangan. Magbilangan daw ng nagagawa. Ganun daw yata sabi. Ay, wow. Ngayon pala, isusumbat pala sa iyong... Alam ko yung kasing gawang mabuti, hindi dapat sinusumbat yun eh. Kusang loob mo ginagawa yan eh. Eh kung yung gawang mabuti mo pala, isusumbat mo, ay, naknang tinapay eh. Lumayas ka na dyan at nasa ano ka, nasa kadiliman ka rin sa loob. Wala. Ano na talaga? Nag-deteriorate na yung MCGI talaga, wala na. Kami na hampas lupa. Dati nanlait sa abuloy. Ngayon naman sa mga classmate niya na nagtitinda ng encyclopedia at tagaperya. Ano kaya next? Naku. Siguro ano, natural to sa tao. Pagka sobrang yaman mo na, hindi mo maiwasang makapanghamak sa comments mo. Ewan ko lang ah, baka mali din ako. Yung mga, may kilala ba kayong mga elitista? Yung talagang mayaman? May mga elitista kasi tahimik lang eh. Pero di natin alam syempre kung anong ginagawa nila in reality. Baka plastic possible. Din. Oo. Possible kasi na ano eh. Ito kasi, ano, plastic din naman itong ginagawa ni Katie. Mahirap kasi pag nagsasalita eh. Minsan kahit hindi mo gustong sabihin, nasasabi mo kasi yun yung nasa puso mo eh. Nakasaganaan ang puso. Nagsasalita ang bibig. Ang bibig. Supposed to be dapat kung nakaranas siya ng hirap, meron siyang special na ano, na pagtingin dun sa mga naghihirap dahil pinagdaanan niya yun. Pero yung parang ganun yung magiging tingin mo sa kapwa mo, tapos para maiangat mo yung sarili mo, eh kailangan mong ibaba sa level nila yung mga kasabayan mo, eh nagmamapuri ka na nun. Baka human nature to eh. Tingnan mo si Bes bago mamatay. Mayabang din eh, sabi niya. 10 million yung tax ko pa lang, sabi niya. Oo. Tapos nagdidemanda na siya, di ba? Nagtetret na siyang ididemanda kita. Mas marami akong pera sa'yo, sabi niya, di ba? Hmm. I think human nature, pag talagang marami kang pera, hindi yung maiwasang makapag-comment na medyo makapanghama. No, that's the only proof na you're not special, di ba? You're not, ano, you're not yung parang sinasabi sugo-sugo, di ba? Typical na ordinary, ano, walang din. Tao. Hmm. Kasi parang ganito rin yung logic na sinabi ni KD eh. Di ba may mga ka-Pilipino rin na graduate ng pagka-doktor dito sa Pilipinas. Di ba? Pero pagdating sa ibang bansa, hindi nila ma-practice yung pagiging doktor nila. It's either magiging nurse lang sila. Dahil lang ba doon eh, sasabihin mo eh, natapos ka ng pagka-doktor pero hindi mo man na-practice. Mm. Diba? They don't have any choice kasi hindi ang tawag doon, parang hindi accredited yung diploma mo na graduate ka ng pagka-doktor dito tapos gusto mo rin maging doktor sa ibang bansa. Kasi iba yung ano nila doon, yung curriculum nila. O yung mas advanced sila compared sa Philippines, diba? So may mga taon na tatrap sila dahil sa sitwasyon nila sa buhay. Mm-hmm. Pero it doesn't necessarily mean na ganun na dapat yung magiging pagtingin mo sa kanila. Dapat doon ka nga mag-believe na on their level as being a doctor, eh, they can actually exercise the humbleness na payag silang bumaba ng isang level para lang mabuhay sila ng maayos. Correct, correct. And si dapat yun. Sige ba, sis? Ano bang konteksto nung ano, nung pagkakasabi na nung bago niya sabihin yung ganyan, yung mga
panlalait ng mga under play ulit, play. Ano, clip lang to eh. Kagalingan po kasi yung pinag-usapan nila. Ewan ko, hindi rin kasi ako nakinig. Ito, basahin nyo na lang. Sabi sa verse na una ang kagalingan na idadagdag sa pananampalataya at kasunod ang kaalaman. Oh. Anong ibig niya sabihin? Bakit ginawa niyang example yung pagiging underemployed na walang kagalingan, ganun? Walang kagalingan pag underemployed? Sino ba nakinig? Carlos? Ay, sino ba yung nakinig kanina? Yung sabi niya, dumalo daw siya. Hindi kasi ako dumalo, kaya hindi ko sure. Pero parang pinapakita ni, si ano dyan, parang pinapakita ni KD dyan na nag-aaral siya, yung mga kasamahan niya. Nag-aaral ng, ano, AB, ano? Broadcasting. Ano, journalism. Broadcasting. O, basta ganun. Tapos, ayun, di rin na-apply. Hindi ina-apply doon sa karir nila. Nangyayari, nagiging ahente, parang ganun. Oo nga. So, anong relate noon? Anong kinalaman noon doon sa kagaling niya ng Kenneth? Tama. Ano? Daw, anong connect? Hindi connected nga daw eh. Parang... Ba yan? Basurang ara. Sa mga nandyan sa Facebook saka YouTube, i-type nyo nga anong connect nito doon sa sinasabi niya. Ipa-explain mo nga sa fanatic anong connect nun. Anong... Ako tingin ko dyan parang ano yun eh, diversionary tactics niya para hindi magkaroon ng interest yung mga tao sa sales. Kasi siya gumagawa ng sales eh. Yung pag-i-invite niya ng doktrina, sales yan eh. Do, di ba? O sa gaganaping January 1, kami ay magka... Di ba? Ano yun? Ano yun eh? Marketing diba, yun, sales. Market niya. Marketing niya. Si Bes pa rin nag-i-invite. No, I will go take a photo. Eh, cashier, no. O yung anak mo, Kuya Del. O, comment nga kayo. Hindi ko kasi ma-connect din. May bata dito, sorry. Kasi ganyan, mahilig siya sa ganyan eh. Nag-example ng... Nag-example, 'di ba? Ang prinsipyo ng pagte-texto noon eh, ang turo sa atin noon eh, gumamit ng halimbawang hindi matututulan. Kaya lang yung mga halimbawa na ginagamit niya so far, ano eh, butas-butas eh, 'di ba? Natututulan. Ang hilig niya. Oh, ah, hilig niya ng ganyan eh, yung gumamit ng mga example na walang connect or ano, matututulan mo na talaga literal. Kaya minsan ang badoy ng mga example niya, diba? Sa letra B, Bine Baby. Baby. May pangahamak. Oh, ang core. Kahit nasa harap ng tao eh, Kuya Adel pa din eh. Ayun, si Katotohanan TV. Ano po yun? Kahit sa... I mean, kahit na ano, nasa maraming tao siya, humaharap siya, Kuya Rodel pa rin yung sinasabi niya. Ah, talaga ba? Oo. Ay, nako. Feel ko, kaya baka lang niya sinasabi dyan. Yun lang nga. Parang tingin ko dyan, mga worker dyan, mga KNP, parang ano yun, ano sila. Parang mga robot na sila eh. Pag sinabi, huwag kayo magsalita. Wala ka na maririnig eh. Ngayon, paano kayo, ano, paano nyo po protektahan yung kawan, di ba? Sinabi ni Jesus Christ. No? May mga, ano, may mga pastol, hindi magmamalasakit yan sa kawan eh. Okay, ngayon, paano na yan? Marami naghahanap ng kasagutan dyan sa samahan na yan. Yan yung ano, yan yung nangyayari sa inyo dyan. Correct.
Oh, nandito na sila sa Reddit. Talaga ba? Bawal ba dyan mag-ano? Magsalita yung ano, member? No, wala na raw silang ano, wala na raw silang karapatan eh. Narinig ko si King Cortez eh na umattend siya ng isang ano, may podcast din sila doon sa kabilang channel. Yun yung sabi niya na wala na raw siyang karapatan ngayon dahil matagal na niyang binaon yung parang ano, yung dating posisyon niya, hindi na siya ngayon ganun. So parang nangyayari, parang maging ganun yung mga manggagawa ngayon na hindi na makapagsalita. Sunod-sunuran na lang, no? Nasundan pa ba yung podcast nila yung last time? No, meron bago. Ah, na meron ano ba? Ko nga eh. Hoy, naabangan ko nga eh. Yun pala yung sinabi niya kasi may mga comment doon eh. May isang comment doon, sumagot siya eh. Ayun, tapos yung ano niya, opinion niya nitong huling video nila. Ayun, hindi na raw siya sasagot. Dahil wala siyang karapatan, parang ganoon. Yun yung sabi niya. Masunurin siya. Kasi si Totoy Bibo sumasagot pa rin. Sa TikTok. Diba? Mapakinggan ko nga yan. Invite natin dito. Wala nang ano. Sige, tingnan natin itong ibang ano. Comment. Ang dami nagsasabi yung letrang P daw, P, pangahamak, palakolan, sa letrang P. Palakolan. Hira. Eh, di ba may aral sa Biblia, di ba, pag sinabi eh. Mapalad yung alipin na kung dadat na siya ng kanyang Panginoon, eh gayon ang kanyang ginagawa. Ngayon, paano nila gagawin to? Itong mga worker na to na nagbabasa-basa dyan. Eh ganyan, no? Papaano nyo? Puro mga kasinungalingan. Yan yung papaniwala nyo sa mga member nyo ngayon. Yan na yung sinasabi sa Biblia na malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kapuluang nagsisigaw ang nagtatayo. Ano tatayo? So, grabe ka mang hamak ng kapwa mo. Iba nagagawa ng pera, ano? Binubulag talaga ang tao. Sabi ko na, totoo to eh. Nagsisisi nga ako, naging idolo kita at naging broadcasting din ako. O, broadcaster din siya. O, tignan mo to. Masaya naman daw siya sa trabaho niya ngayon. Ayan, junk ka na. Junk ka na. Grabe ka mang hamak, porket napakayaman mo na. Mahina daw bigayan sa UNTV. Ako. Makapagsalita siya ng mga ano, no? Alam mo naman, laki niya magpasweldo. Wala nga siya mga health benefits sa mga ano, liyado niya. Eh, yun nga diba? yun nga yung kaya ako nasabi na parang diversionary tactics nga yung ginagawa niya para yung mga tao hindi magkaroon ng interest sa sales. Pero mo yung sales lang ng t-shirt niya, oh. 'Di ba? Eh ikaw, Brad Gory, alam mo naman 'yan, eh nagaano ka ng mga shirt eh. Estimate mo na lang kung magkano 'yan. Worldwide meron silang distribution diyan ng mga t-shirt pa lang eh. Pero mo magkano na 'yang ano, million 'yan. Overpriced pa. Welcome dun to Zion, ano, Gab. Doon niya dinadivert na huwag magkaroon ng interest yung mga tao doon sa sales. Kasi yan, puro ano niya, puro sales na yan eh. Pumasok nga lang dyan sa convention center eh. Di ba may ano pa doon? Mayroon pang video excerpt si Best na
kinukumpetensya niya yung iglesia. Sabi niyang ganun. Hmm. Meron pa siya sinabing ganun eh. About din nata sa networking yun eh. Kinukumpetensya niyo pa yung iglesia. Oo, so, kasi maraming networking dating pumasok dyan eh. Pinulpito pa nga yun sa Apality, di ba? Yung mga Power Plus. May oo, pumasok pa yung isa. Mga, ano, di ba may mga ditapak no na nagbebenta ng mga food packs din? Na yung kinikita nila, ginagamit nilang pamasahe pa uwi. Kasi wala yung biyahe ng biyahe noon. Every Sunday yung pasalamat noon. O pati yung mga yun, tinitira ni Bes sa pulpito. Kinukumpetensya nyo pa yung ano. Kaya nga diba noon na gano'n may nag-iikot yung mga cooperative noon na hinuhuli yung mga sinisita yung mga ditapak na nagtitinda na walang mga permit na hindi miyembro ng cooperative tapos pepersahin sila na mag-member sa cooperative. Naku! Mga style ng mga meron nga yan, di ba? May kapatid na ano nga noon eh, nagtitinda ng ano ng kape din yon, parang kape ng ibang ano. Pero mas mababa yung presyo. Yeah, mak. Eh ayaw pinagbawalan kasi nga. Pinagbawalan. Hindi nga sa gawain daw, di raw. Eh mas ano yun, mas mura, mas mababa. Yun ang market ng kapatid, mas mura nga daw. Eh mas nakakaramdam pa ng ano yung kapatid eh. Ng ano, pagiging insensitive ba na bakit mo kailangang mahalin yung presyo eh. Oo. Oh. May overpriced mo, mahihirap nga lang yung membro mo. Diba? Supposed to be, dapat nga. Ano na yun eh. Konsuelo na lang sa mga membro, di ba? Hindi eh. Ginawa nilang ano eh. Ginawa nilang captive market talaga mga actually sinasabi na ngayon yun eh. May next time paparinig ko sa inyo yung isang ano isang meeting ng isang KNP. Niletrahan niya mismo captive market yung mga miyembro. No. Eh ba eh, captive market po ang ano ng mga kapatid ng ano ganyan. Meeting yun eh, ng mga officers at workers. Estimate mo na lang, yung t-shirt na lang, estimate mo na lang kung magkano yung kinita nila dyan. At huwag na raw sabihin para sa gawain, sabi nung KNP. Kasi pag sinabi para sa gawain yung negosyo, yung nakakonsyensya raw ikang bawasan pa kasi nga para sa gawain. Ayan. Kasi negosyo yun eh. Negosyo naman daw talaga yun eh. Sabi na. Business yan eh. So, negosyo nga. Meron din yung kumikita dyan na binibenta natin, eh, nakikinabag din syempre yung may-ari ng negosyo. Para sa pamilya niya, para sa ganun-ganun. Negosyo yan eh. Kapal na mukha, no? Nagsabi ng ganun. Edit ko lang eh, palabas natin. Sige, yeah, kaya din. Ito, ibigay natin pansin to kasi umabot na 100 thumbs up to eh. 101 na. Nung nag-New Year, umexit siya after almost 20 years of being a member. So, New Year, New Life para kay FitMuffin4703. Ito, medyo mahaba yung exit story niya. Laking KNC daw siya. Teenager pala. Ayan. Tapos, ayan, naniwala daw siya. Pero, natisod siya. Ito yung mga major ones na kinatisura niya. Misguided halal doctrine. Unnecessarily long gatherings. Long gatherings. 3 to 4 hours. The current church leader and soul preacher just doesn't hit the spot. Yun. Iba talaga si Bes. Yung charisma ni Bes. Mm-hmm. Sexual abuses and the sweeping of it under the rug for the sake of church's reputation. O, tayo ko. Ay, mga apat na yung narinig ko.
na ganito. Wala. Ni-rug off nga lang talaga. Walang nangyari. Wala, walang ano nangyayari. May mga sinuspend pero yun lang. Ah, may tinawalag pala isa yung driver ni Brad B. Bob. Sana imbestigahan din yung anak. Ha? Yung anak, imbestigahan din sana yung anak. Anak ng ano, ng hindi. Anak ng sogo. Ah, kung sino sogo yun, bahala sila. May kaso rin pala. Imbestigahan din kasi ano yun eh. Hindi natin sabihin kung sinong anak ano, pero maraming marami na ring report tayo na nakalap, di ba, Brox? Hmm. May mga ano rin, may mga ginagawang ano rin. Yung mga teacher, andyan pa rin. Sino? Yung teacher doon. Yung Ilocano. Oo, oh, teacher. Oo, oh, doon pa nga. Eh. Oh. Doon pa rin. No. Tama, oo. Oh. Dapat nga yun. Inalis na yun doon. Eh. Diba? Alam nyo, masaklap dyan sa suspension. May mga sinususpindi lang. Hindi naman tinitiwalag. Pagka yung mga yan na lift ng suspension at binring up mo ulit yung subject na yan kasi, alam mo, yung mga sexual, yung mga sexual abuse, yung mga victims, hindi naman nakaka-get over kagad yan ng basta-basta eh. Oo. Oh. Merong Oo, may trauma yan eh. Eh, kung mag nagpa-process ka ng trauma mo, hindi mo maiwasan, mabibring up mo yan eh. Na, siyempre, sasabihin sa'yo, hindi kayo ka nagpapatawad. No. Ikaw ngayon ang masama. Ito masama, tama. Mm. Ikaw yung na-abuse. Ikaw yung sasabihin na, ano, na hindi ka nagpapatawad. Diba? Kasi na-lift na siya eh. Dapat yung kinalimutan mo na, diba? O. Biruin mo yun ang ano. Yun ang, hindi ba nila na naisip yung double trauma na ginagawa nila. Dapat kasi, ang tamang gawin dyan, ang galin na nila yung aral na bawal magdemanda. Eh, ikaw nga mismo yung, ano eh, ikaw mismo yung sure sa perpetrator mo face to face na ikaw yung hinalay. Bakit ka mag-aalinlangan na idemanda sa korte? Hindi naman qualified yung mga yan na kahit sino ministro diyan na lumitis eh ng krimen eh. May qualification ba kayo na magpatunay kung nagkasala nga o hindi? Bakit ano, ginagawa nyong yung justice, nilalagay nyo sa kamay nyo. Wala kayong qualification. Nakapal na mukha nyo. Kayong mga overemployed. Mga ano. Para sa isang victim ng sexual abuse, na face-to-face niya yung perpetrator niya, ang dapat doon, demanda niya kaagad. Tama. Pumunta ka sa authorities, pumunta ka sa hukuman na alam nilang ginagawa nila. Kasi ikaw, ang problema mo lang naman yun doon eh, patunayan sa ibang tao na siya nga yung may kasalanan. Hindi mo na kailangan patunayan yon sa sarili mo. Kasi ikaw nga yung pinatungan, di ba? Nakaharap mo eh. Sure ka na nagkasala yung tao. Tapos ilalagay mo yung justice sa mga walang qualification. Na, saka na, dapat ano tulungan yun. Tulungan ng wala. Iglesia, di ba? Dapat yun. Hindi. Ang gusto ng iglesia, sabihin mo muna sa ganito, nasasabihin niya sa nakakataas niya, na nasasabihin niya sa nakakataas niya, na mag-iimbestiga pa kung totoo. Hindi. Uh-oh. Hindi yung kayang mag-iimbestiga. Wala kayong alam. Kakalat pa. Chichismis pa yun. Chichismis pa yun. Sila pa dapat tumulong. Bigyan na nila ng kalapatan.
bigyan na nila karapatan na magdemanda directly. Wala na yung dadaan pa kung kani-kanino. Ngayon, kung napatunayan sa hukuman na guilty, edi saka sila umaksyon. Tama. Diba dapat ganon? Tama, tama. Isuspindi nila, itiwalag nila, bahala sila. Pero, nandun na, nakakulong na. Diba? Oo. Tama. Si ano may sasabihin po? Si Zion. Zion Gap, sige po. Hello, mga bro. Salamat, no. Apo. Yung tungkol dyan, no, pagka heinous crime na kahit kapatid mo yan sa Diyos, tapos heinous crime, hinalay, no, pwede mo i-demanda yan. Ang sinasabi lang naman ng Bible na hindi mo i-demanda, yung nasa unang Corinthians 6, yung mga maliliit na bagay ng sanlibutan, yung mga maliliit na usapin. Tama, tama. Diba? Hinalay ka na, pinatay ka na ng kapatid mo, pinalakol ka, hindi mo ba i-demanda yun dahil sa kapatid? Hindi na kapatid yun, kasi kung kapatid yun, hindi mamamalakol yun. Tama. Yung namalakol, diba, bro, hindi, nakulong yun, na-demanda yun. May kaso yun. Yung mga sinasabi dito, yung mga ano, mga maliliit na mga nangyari na sexually abuse, na parang ang kinoconsult yung mga KNP. Hindi, ang point ni Ate Pech, hindi na dapat dumaan sa mga KNP at sa mga workers. Diretso na sa police dapat. Tama yun, kasi sexual yung pang-rape, ano yan eh. Malaking kasalanan yan eh. Mm-hmm. Ang kapatirang walang demandahan, ang tinutukod dyan, yung mga maliliit na usapin sa buhay na ito, hindi nila naintindihan yung talata. Kinokontrol nila kasi, lalo na pag ang salarin ay kakilala nila o malapit sa kanila, lalo na pag may tungkulin, kinokontrol nila na yung kapatid huwag nang magsalita para mapangalagaan ang pangalan ng kanilang samahan. Oo, ganun. Hindi kawawa yung biktima na kapatid. Marami dyan, marami yung alam dyan. Mali eh. Mali na pagsasamantalahan yung mga mahihina na kapatid na walang alam sa katwiran ng Biblia. Unang Korinto, basahin nyo yan. Walang sinabi dyan si Pablo na huwag kayong makipag-usapin pag kahit anong kasalanan. Ang sinasabi dyan, maliliit na usapin. Wala bagang makapagpayo sa inyo at dadalhin nyo sa harapan ng mga liko. Ang alin doon? Yung maliliit na usapin. Pero pagka mga ganyan sexual harassment na, ano mo yan? Wala ka ng justice dyan pag sa loob mo pa ibigay yan. Ilahado na sa hukuman ng tao dahil hindi naman kapatid yung gumawa nun. Kung tunay na kapatid yon, hindi siya gagawa ng ganun. Mm-hmm. Sanay kasi na merong hierarchy kung sino pagsusumbungan. Kaya naging hukom na yung mga KNP. Hindi dapat. Oh, yun nga rin. Saka yun nga yung point nga ni Ate Pechay doon. Yung kwalifikasyon nga nung mga ano na yun, nung mga authorities na yun na kinikilala nga dyan. Katulad yan, mga KNP, hindi nga mga qualify. Ngayon, paano mo sasabihin qualify? Lokohan na nga. Tapos, kinukonsinti pa nila yung leader nila. So, yung mga ganyan bagay, talagang maano yan. Talagang hindi yan magkakaroon ng ano, ng justice talaga. Kasi yung mismong ano mo, yung mismong mga kinikilala mong mga authorities diyan, yung mga tulad yan. Sorry. Sige, bro. Sayon. Tulad niyan, marami akong kilala diyan. Mga worker dumadaan at pumupunta sa ano, sa Mindanao, sa Visayas. Mga galing ng Maynila. Nakaka-disgrasya ng mga kapatid na babae. Anong nangyari? Iniiwanan. Pinaplantsa. Anong habol ng babae? Wala. Amen. Ang ginawa sa worker. Anong ginawa sa worker? Dinistino sa ibang lugar. Sinuspend din ng ilang buwan. Tapos nilip ang suspension. Yung babae, anong nangyari doon sa babae? Ano yung ano ng babae, yung kalooban niya, lalo na't mananalaman ng mga kapatiran, anong mukha ang ihaharap noon? Diba? So injustice nangyayari. Kaya ano yan eh, kaya kayong mga andyan pa,
andyan pa sa loob. Mag-isip-isip kayo. Yung sistema ang mali dyan. Yung sistema dahil parang sila na ang judge dyan sa lahat ng sa buhay mo. Inaalisanin ka na ng utak. Hindi ka na pinag-iisip. Basta imin ka lang ng imin. Pati yung kalayaan mo, sinisikil, wala ka na. Nakupo, nakulong na kayo sa inyong maling paniniwala. Opo. Yun lang po, mga salamat. They're playing judge, jury, and executioner. Takot kasi. Yung ginagawa nila dyan. Kaya lahat, pinagpapaalam. Mag-abroad ka, papaalam mo. Mag-aasawa ka, papaalam mo. May liligawan ka. Pagpapaalam mo pa. Sila may say oo, na buhay mo. Ang alam mo ang ano dyan, ang requirements dyan, pagka nagpaalam kang mag-asawa, kailangan dyan 50,000 a month yung kita mo. Eh, paano ngayon yung mga construction worker at saka yung mga mababa ang pinag-aralan? Ibig sabihin, wala nang karapatang mag-asawa dahil mababa ang kita. O, nasan ngayon ang hustisya dyan, mga kapatid? Kaya mag-isip-isip na kayo. Kulto yung samahan na yan. Tinalian na kasi daw yung sabi sa talata na kung sino man ang tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Kaya, kalokohan yun. Hindi ano doon, hindi kabilang doon yung kalayaang mag-asawa. Tama. Hindi kasama doon. Buti manapa, sabi ni San Pablo, ang nagbabawal na mag-asawa, aral mo, ipagbawal mo mag-asawa ang tao, pagbawalan mo mag-asawa, aral ang demonyo ang dala mo. Antikristo ka, anti-Bible ka. Ikalayaan ng tao yan eh. Ano man ang kalagayan niya sa buhay, kung gusto niyang mag-asawa, eh, bakit mo sisikilin yung kanyang kalayaan? Sabi nga ni San Pablo eh, kung hindi ka makapagpigil, abay mag-asawa ka. Di ba? Eh, buti pa si Pablo, naiintindihan niya yung tawag ng laman ng kapatid. Itong si Ala Pablo, eh, pinagbabawalang mag-asawa ang karamihan, eh, ano nangyari sa mga manggagawa? Nangangalo niya. Nakakadisgrasya ng mga kabataan. Di ba? Dahil sa kakapigil, ayaw umaalpas eh. Kahit anong gawin, umaalpas. O kahit na may asawa, pumapatol. Eh meron akong kasama dati sa ministeryo dyan eh. Alay, pumatol sa Jakunisa. Ayaw. Ako. Ano nangyari? Worker ka pa, bro. Talagang... Worker ka pa. Dati. Oh, kami din dati. No. Ah, talaga. Marami ka na saksiyan pa rin. Natin mga... Marami yun. Ay, ako'y tagamasid lang ng mga pangyayari. At nakikita natin na kung ito'y totoo. Pero pag nakita natin hindi totoo at nagbubulahan lang at gusto lang nilang magkaroon ng kapangyarihan sa mga tao, makontrol nila yung tao gamit ang pangalan ni Kristo. Abay, nag-isip-isip na ho tayo. Wala eh. Pati yung mind condition, yung kaisipan mo eh, gustong hindi ka po pwedeng magsalita ng hindi sinabi ni Bish. Okay, kayo magtitexto ika. Pag-aralan. Hanggat maaari 100% kung anong sinabi ni Bish, yun ang itatawid mo sa mga kapatid. Oo, bawal kang mag-imbento ng halimbawa na sarili mo. Pag halimbawa sa screening na gumamit ka ng halimbawa na hindi pa nila narinig, ibig sabihin sa'yo lang galing yon. Ano nila yun? Huwag kang manahin. Oo. Kaya tuloy, yung mga teksto sa mga pulong, parang scripted na rin na ano kasi walang creativity kasi ano hindi pwedeng magsalita ka ng ano ng hindi nang galing doon sa leader na kasalukuyan. Pag kasi gumamit ka ng halimbawa na unique, ano hindi pwede yun. No. Kasi kung ano eh magsasalita ka daw ng
ano, yung sarili mo lang kaisipan, eh, paliwanag nila dyan na yun bang lahat na iniisip mo, eh, puro ba tama? Kaya hindi na pwede manalig sa sariling kaunawan. Kung ano yung itinuro sa aralan, eh, yun lang daw yung sasabihin mo. Kasi nga daw, yun daw mga halimbawa daw ni Nabes, yung mga sinasabi sa aralan, mga subok na daw yun na halimbawa, hindi na daw matututulan. Kapag daw gumawa ka ng sarili mo, eh baka matutulan pa daw. Feeling ko hindi na applicable yung mga halimbawa nila, natututulan na lahat ngayon eh. Yun nga. Isa na sa example yung ginawa mismo nun. Ginawa niya mismo, nung dating leader. E biro mo, aral-aral sila. Kasi sabi, di ba, magpasakop sa, ano, magpasakop sa batas ng, ano, dito, itong jurisdiction ng batas natin dito sa bansa. Uy, bakit hindi niya hinarap yun? Buti nga sila ila dirima eh, di ba? Kahit pa paano, hinarap niya yung kaso niya. Eh, yung isa, wala. Tinakasan. At saka yung batayan ni Bis na yung Lucas 21:13 hanggang 15 na bibigyan ko kayo ng isang bibig. Hindi niyo naintindihan yung talata na yun? Bibigyan ko kayo ng isang bibig. Saan? Saan ka bibigyan at kailan ka, anong punto ka bibigyan ng isang bibig? Sa harapan ng hukuman yun. Hindi yun sa debate. Basahin nyo po, kung may talata kayo dyan sa Biblia, basahin nyo, Lucas 21:13 hanggang 15. Pagka kayo nasa harap, kayo dadalhin sa harapan ng mga gobernador at sa mga hari, huwag nyong isipin kung anong sasabihin nyo. Bibigyan ko kayo ng isang bibig. Na saan hindi yan? Matututulan. Na hindi matututulan. Sa debate ba yan? Hindi yan sa debate, yan ay sa harap ng hukuman. Yun nga eh, ginagamit ni Besyon eh. Binabaluktot yung mga talata. Eh tayo naman mga anga-anga pa sa Bible, imin din tayo ng ibin, sisigaw-sigaw pa tayo, eh wala tayong alam eh. Eh ngayong awa ng Diyos eh nahimasmasan. Kung sa hukuman pala yan, eh bakit nga tinakbuhan niya yung ano kaso? Tinakbuhan niya. Kala ko ba? Bibigyan pala. Pasakop kayo, di ba? Napalatuntunan ang tao. yan ang patunay na bulaan yan. Bulaan. Duwag na bulaan. Yung bunga nga lang ang ano niyan, ang talagang matulis. Nako, si Grace, eh. Si kasi kung tunay na sugo yan. Mali ka daw, bro. Sabi ni Sis Grace. Yung sa Lucas 21. Debate kayo dali. mali ako eh, ano ho, tama yun, matanggi nyo ka bro yun, napifeel ko ano eh, nagpapababa si ano eh si Suryano pagka kay magsabi ng pagka isang tao ay nagsasabi ng mali eh, yung pakitang tama yun, yan yung ano. Ay, akit na Sis Grace para makarinig naman kami ng akit ano. Akit ka na, Sis Grace. Ikaw ay ano, taglit laang, akit ka. Mga 7 minuto laang, no? Ika, pwede. At tayo naman na yung ating hanap ay tama laang at yung tama yung ating susundin. So, lalabas kasi dito. Iniba rin to ni KD eh. Bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan. Ano bang take ni KD dito ngayon? Parang ano wala. Daw plural daw yan. Plural hindi kayo. Tao. Oo, oh. Kayo. Plural kayo. Inalis niya na yung ano. Inalis niya na yung si ano. Mali, si Bess. Singular. Ah, oh, mali si Bess. Ganun lang naman yun eh. Tama naman na plural po yan. Tama naman na plural yan. Kasi nga sa mga apostol yan sinabi, hindi lang naman sinabi sa isang tao yan. Pero yung ano niya, yung pakahulugan niya iba.
yung bibig na hindi raw matututulan, eh alin yung hindi matututulan? Yung ano, yung paggawa good ng works. Mabuti na good works. Ang talata niya diyan yung sa ano eh, yung inyong mga pamumuhay nag ano, ano ba 'yun, yung inyo lamang pamumuhay ay maging ano? Kasangayon sa Ebanghelyo. Tapos yung malayo na naman kalokohan. At bibig. Ano yung isa pa yung sa unang Pedro ano 2:1 ba yon na sinasabi na yung upang ang iba'y mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng pag-uugali ng kanikanyang asawang babae. Ganun. So, nagsasalita, ibig yung pamumuhay mo. Kaya kahit ikaw, kahit sinong miyembro, pwedeng ano, pwede kang magsalita ng ano, sa pamamagitan ng pamumuhay mo. Na yung pamumuhay mo, yung good works na yun, hindi matututulan. Oh, kaya bang tutulan ika ng kahit sino na yung mabuting ginagawa mo? Kahit daw ika-demonyo, hindi kaya yung tutulan yun. Lahat eh. Kasama raw Satanas dun. Ba't tayo natutulan? Kalokohan ni... Lahat ng kaawan. Di ba demonyo tayo? Kalokohan ni KDR yun. Palusot niya na lang yun at siya ay hindi rin marunong makipag-debate. Ano kaya yun ano kung ang mga born again yun din ang ano, gawang mabuti din, paano kaya sila magkaka gauge na paano niya isa sa bibig yung mga gawa? Sige nga, ang mga gawang mabuti, magpakain ka ng may ano, gutom, isa sa bibig mo ba yun o isa sa kamay? Kamay dapat. Kamay, hindi bibig. Kamay. Iba yun. Oo. Yung bibig, gamit ng bibig sa paghahayag, sa pagsasalita. Kabubuhan din talaga. Sa kakarunungan, hindi ganong kailangan ng karunungan doon. Magluluto ka lang ng lugaw. Medyo madali lang yun, di ba? Tama. Nako! Ayan, Sis Grace. Akit daw siya. Sige, ano bang ano dito ni sa hukuman, sabi mo ano? Susulat ko na ba kung anong paksa niyang dalawa? Bro, sulat mo na, bro. Basahin, habang inihintay natin si Grace, basahin nga natin yung ano, yung before niyang 13. Kung saan galing yan. Na-discuss natin yan, di ba, bro? Hindi naman talaga yung sa hukuman pinatutungkulan. Ayun sa 12. Mm-hmm. Hindi dapat naman yan yung ano. Mangyari ang lahat ng out of pocket na naman siya na yun. Ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso. Na huwag na isipin kung paano ang inyong isasagot. Yan, nahayag na naman yung ano, pagbaloktot ni F sa ano, talata. Nako! Sabi niya, sa debate daw yun eh, pangangaral daw. Hukuman nga. At saka, alam mo, kung iisipin mo, it makes sense eh, yung talata na yan. Sa biro yung masabi ni ano, patotoo, ito talaga magiging patotoo. Magiging patotoo sa inyo. Na kapag ka isinadlak kayo sa hukuman, may maisasagot kayo. Ganon. O, kasi nga naman, hindi, ano eh, itong hindi mga apostol. Kaya pala si Pablo. Kaya pala si Pablo. Hindi sinabi takbuhan ano, ng Brazil. Kaya pala si Pablo, hindi siya natakot, di ba? Napatay nga siya eh. Diba? Nakulong talaga siya. Nakulong. Nakulong. Oo. Kumbaga, yung writer niyan, o yung nagsabi niyan, si Cristo ba nagsabi niyan? Nagsabi niya, confident na hindi gagawa ang mga apostol, mga alagad, ng krimen
na hindi nila maitatanggol sa ano. Hindi sila, hindi gagawa yung mga alagad ng krimen. Kaya kahit na isadlak nyo sa hukuman, may sasagot yung mga yan. So confident yung ano. Confident yung, siya. Oo, guarantee. Yung nag-guarantee niyan na hindi mga kriminal yung mga tao na yan. Ano? Hindi siya atakbo sa atakbo a Brazil, no? Oh, atapang atao. Hindi, may palusot din si Best dyan. Nobody. Oo, kung tayo siya lang doon tatanungin, hindi naman daw siya takot. Ang natatakot lang niya, Ika, yung pag nakulong siya, yung mga kapatid, Ika, hindi papayag na, ano, na siya'y makulong. So, instead na magkagulo, at baka may makagawa pa ng hindi maganda, alis na lang siya. safe, di ba, no? Ano niya, ipinasa niya sa iba yung burden. Labo niyo, chong! Palusot lang. Labo. Takot din siya talaga. Malaboy. Oo, malaboy. Di ba niya pwede sabihin yung mga kapatid pagbawala niya na, no? Di ba? Okay, pumunta dito. Huwag kayong mano. Pwede naman yun eh. Akala ko ba yung mga dita pa kay inaralan ng pag-ibig na hindi gaganti ng masama-sama-sama? Ano kinakatakot mo? Correct. Oo nga. Natatakot ka, ibig sabihin nun, hindi mo naaralan ng maayos yung mga miyembro mo. Nagaganti sila ng masama, sama-sama. Ay, hindi. Ang example nila dyan, yung tinaga yung tenga. Si Pedro. May aral, tumaga pa rin. Possible din naman na mangyari yun. Kahit naaralan, gagawa pa rin ng ano. Pero palusot lang yan eh. Palusot, oo. Oh. Lusot lang yun. Hindi kasi kaya takot din siya. Baka may managa tapos hindi rin niya maibalik yung tenga. Kaya wala namang gagawa. Kaya I don't think na may gagawa nun. Or worst scenario, may gagawa. Ganun. Ang gagawa ng sa... Meron siguro isa. Pero hindi naman lahat na to the extent na mananakit na sila. Or papatay. Oo. Iyak lang. Pero... Hindi naman ganoon kasi hindi lang naman si Bes ang naka-experience ng ganyan. May mga fanatics din naman yung ibang mga personality, di ba? Like yung ibang mga politiko, wag ka nang lumayo, di ba? Saka ngayon daw ata ano, hindi na daw mananaga, namamalakol na daw. Bakit naman yung ibang mga nandedemanda at nakakasuhan, di ba? Nakukulong. Mga panatiko din naman yun sila, di ba? Ibang mga politiko, may mga panatiko yung mga followers eh. Pero to the extent na gagawa na something, ano, meron alam siguro, mo, pero hindi ganun karami, di ba? Yung mga high profile na may tuturing yan eh, na prisoner. Tingin mo walang gagawing crowd control yan na ano para pag tingin mo ikukulong lang ba yan sa ano sa municipal jail? Yung mga high profile. Oo, correct. Para kasi sabi niya adwira nila hindi magkakasya yung yung kulungan na kung saan man siya ilalagay, dahil susunod yung mga ano yung mga follow, unless i-trigger nung ano, i-trigger nila based on KDR. Yung, mahilig sila sa ganyan eh, di ba? ayaw daw nila ng gulo, pero may ano sila, may mga pasaring, di ba, na kagagawan, manipulado yan, kinokontrol, ganun, injustice. So, pag sa site ka na ng mga ganung mga pananalita, ano na yon? It's a sign na you're instilling something, di ba? Para yun, magkaroon ng trigger. Yung sinabi ni Daniel na ano na hindi namin kontrolado yung lahat ng kapatid sa ano, mayroon diyan na dating mamamatay tao. Di ba? Sabi niya yon na
Ika hindi pagka inaresto nyo ang Abadin na Eli. Hindi namin kontrolado lahat. Alam mo yung sinasabi niya palang ganon sa mga ibang mga tao na nakaga na dati nang ganun ang ginagawa. It's a sign na eh. Hindi, naisip mo ba 'yon? Na pag sinabi ni tama ka doon kasi yun. Kasi ganyan din yung nangyari kila Ikleo nung araw eh. Oh, di ba? Sabihin ni Ikleo, hindi sabihin ni Ikleo, hindi ko kontrolado yung mga taga-tanggol ko ha na ano. Gusto mo pulis ha? So, parang hinuhugasan niya na yung kamay, hugas kamay na. Hindi ko inuutusan niya na itanggol, ipagtanggol ako, pero hindi ko kontrolado lang mga yan. Oh, eh, yung, syempre, yung mga deboto niya, ano, sa, parang, they can take it as a sign na do whatever you want. Kasi hindi ka nung pala kontrolado eh. Ganun yun. Dapat wag niya sasabihin niyo. Ay wag niya sasabihin sa harapan nung mga kapatid kasi nung sinabi niya 'yon, hindi naman PNP ang kausap niya eh. Sa pasalamatan 'yon, 'di ba? Sinabi. Okay, sa pasalamatan sinabi 'yon eh. So ang kausap niya yung mga kapatid, dapat sana sinabi niya 'yon. Naka-address directly doon sa ano. Doon sa makakarating talaga doon sa taga-aresto sa mga pulis. Eh, hindi niya naman sa pulis sinabi yun eh. Sa mga harapan na kapatid niya sinabi yun. So, ang maano mo doon, ma-analyze mo doon, na parang hint mo yun sa mga loyal followers mo. Na naisip mo yun, di ba? Katulad lang din nung ano, nung, kita mo, nung sinabi nung INC sa mga Muslim, eh kung ako dyan, bubombahin ko na yung mga ano, eh kahit na hindi sinabi nung INC na bombahin nyo, yung mga Muslim, bombahin nyo, eh parang sinabi niya na rin, di ba? Ganun lang din yan eh. Opo. Yung analysis dyan, di ba? Oh. Indirect ba? Oh, indirect. Di ano po, nagkataas ng kamay, unsatisfied. Sige po, sis. Pasok. Hello po. Iaano ko lang kasi yung sinasabi niya, natatandaan kong lagi niya sinasabi kung bakit siya nagpunta ng Brazil. Sinabihan daw siya nung lawyer niya. Kalimutan ko yung pangalan ng attorney. Si Chavez. Oo nga, si Chavez niya. Kaya daw siya nagpunta. Yun. Nag-iba na kayo ng oras. Esensya na. Ngayon lang na libre. Ayun lang. Oo, yun ngayon palusot niya. Pero actually, it could happen talaga na yan ang ano, ang yan ang in-advise sa kanya na sinunod niya naman. Dapat hinarap na lang niya para sumunod siya sa Biblia na pasakop kayo sa patuntunan ng tao. At pag napatunayan, clear siya, edi hero siya. Kung namatay siya, edi okay din sa gawain naman namatay kaysa sa ospital. Sabi ni Brad Sani. Correct. Lalabas pala mas sinunod ni Brad Eli si ano, si Frank Chavez. Oo nga, no? Ay, shoutout nga pala ano, kay Tamron. Nakita ko sinir niya yung ano, video mo, Brox. Yun. Tamron? Parang ano yun, yung kong Catholic si Tamron. Ah, sa sige. Facebook. Salamat sa Jesus. Si Grace Barrios, may sinasabi, paki-announce naman yung upcoming debate ko sa January 6, 8 PM, ang topic, True Church. Ayan. Sige, sis Grace. Sabi ng Jesus. Isa-share ko rin yan. Ang daming naka-join ha, Brox. 52 sa YouTube. Tsaka wow. Sa YouTube. Sa YouTube, FB. May 20 mahigit. Ang dami. Wala na silang maano doon eh. Talaga, lumalaga. Shoutout mo rin si, ano, si Francis Leo Marcos. Bakit? Alaya na. Talaga? Ay, oo. Nakalaya na nga pala. Ano ba nangyari doon? Hindi ba siya kapatid? Ba't na nakulong yun? Ano yung kaso nun?
Ay, stapa? Stapa ba? O, yeah, good works din yun. Good works din yun ng pandemic. Mm. Eh, tapos nakulong bigla. Siya yung ano, di ba? Dun sa Mayaman Challenge ba yun? Oo. Kamag-anak ba talaga siya? Not sure. Kasi parang nalaman ko, ang real name niya talaga is Norman Mangusin. Sayang. Eh, mas matindi magano yun. Mas matindi mag good works yun. Walang religious affiliation, pero good works yun. Walang ina-exploit na members, di ba? Hindi lang nabigyan ng ano, no, ng isang bibigat. Kaya yung ano, yung ginagawa ni Kenny na may MOA of ano, understanding na pinagpipirmahan sa PNP. Na, di ba, ilan na yung mga inikot niyang provinces. Nako, nakakatakot yan. Oo. Sinusubo niya yung mga membro dyan eh. Sino ba mag-shoulder ng mga gastusin dyan, just in case? Eh, di ba, sa mga members na rin niya kukunin yan? Oo, oh, sa membro rin yan. Nako. Oh. Alam ba ni Kenny yung pinaggagawa niya? Sinusubo niya mga members. Tignan mo, kada may MOA sila, may mga ginagawa, pinamimigay siyang, ano ba yan, yung mga relief goods, di ba? Sa mga police. Mga ano, may mga, ano ba, health, ano pa, free health services, di ba? Eh, imagine mo, anong relevance nun sa, hindi tayo tutol sa pagtulong, pero parang napaka-illogical eh, kasi PNP, gagawa mo ng ganun. Eh, kompleto yun eh. May mga health benefits yan eh. May mga, ano yan, may mga allowances at ano yan, matataas ang sweldo ng mga yan. Tapos dyan mo gagawin yung, ano, public services. No. May ano ka, may hidden vested agenda yan. Ang tingin ko dyan, may vested interest o hidden agenda yan. Hindi gagalaw si KD ng ano yan, ang palugi yan. Ako. Meron yan. Nasa rulebook yun, Kuya Del. Ano ka ba? Playbook. Baka nga ano. Oh, playbook. Baka nga ano talaga. Mag-a-attempt na naman na pumasok sa politics yan. Magpa-party list na naman yan. Kaya bumabangka na ngayon. Ang halay, you know, di ba? Imagine mo, bibigay ka ng ano, public services sa mga PNP na malalaki ang sweldo, allowances, at kompleto sa health benefits. And yet, ultimo lokal mo, hindi mo nga mabigyan ng ano, na magandang lokal at yung mga empleyado mo sa business mo ay exploited, walang mga health benefits at underpaid. Lamalabas ka pa yung babawan. Mas okay pa nga yung ano eh, yung mga public services ng Katoliko, even INC. Sabihin na nating kulto rin sila. Oh, sabihin na nating mali din sila. But makikita mo yung kanilang mga miyembro, di ba? May sarili-sariling mga kapilya, mga ganda chapel, o maayos yung pinagkakatimpunan, aircon pa yung iba. At marami diba? Silang may, mga may maayos, disente. O disente. O disente yung kanilang pinagkakatipunan. Eh, sa MCGA, ultimo local na nga lang nila, hindi pa nila ma... Imagine mo, tatagal na ng mga local dyan sa ibang mga lugar, na never man lang nagkaroon ng sarili at maayos na lokal, kung lagi na lahat na lang nangungupahan, nadedelay pa ng pambabayad. Tapos eh, makikita mo kay Kedy, panay naglalakad pa sa red carpet eh. Sasalubungin ng mga official, nakasasaludo pa eh. Alam mo, nung nag-iisip lang po kayo sa tama, no, mga kababayan dyan, mga panatiko na nakikinig. Ano yan, napaka-insensitive po niya, sambal yan sa mga mahihirap na membro na nandiyan sa loob ng ano na yan, ng MCGI. Considering na ang dami pong mga mahihirap niya, tapos sa mga membro na hinihingi, yung mga pinagtutulong-tulungan na pinamimigay dyan. May comment dito, si Paul Deng TV. Broccoli, magsisi ka habang may panahon pa. Saan po ako magsisisi?
Pag may nagagawa akong kasalanan, yes, nagsisisi ako. Eh, totoo naman po yung sinasabi namin. Hello, Puldeng TV. Akit ka dito, Dali. Alaman nyo, hanggang chat lang yung mga yun. Yung mga basher ko nga sa FB ko, yung mga ano. Panay send ng ano, message sa inbox, wala naman. Pag ni-invite mo dito, wala. Mm-hmm. Mga keyboard warrior. Sige, Brad Zion. Diba? In fairness naman din sa ano no, sa dating sinamahan natin, hindi naman din lahat ng lumabas diyan ay matitino. Okay. Meron naman talagang lumabas na talagang kaya inilabas dahil talagang hindi sumusunod. Pasaway. Mm. Pasaway talaga 'yon. Pero hindi rin ibig sabihin na yung mga lumabas diyan sumama dahil sa lumabas. Opo. Depende rin bro kung ano na yung pinapaniwalaan nila. Kasi if they lost faith sa Biblia, hindi na sila sakop ng kautusan doon. So, halimbawa, umiinom na siya ngayon, hindi naman siguro naglalasing, no? Wala naman siyang nilalabag kasi hindi na siya naniniwala. Or baka lumipat ng ibang religion, Muslim, Islam, hindi na siya sakop. At saka yung pag-iinom, speaking ng pag-iinom, kahit Kristiyano ka, hindi naman ipinagbabawal ang pag-inom. Ang pag-inom, ang bawal yung maglasing, lasinggero ka. Mm-hmm. Eh, bakit pagagawa ang Diyos ng ala kung bawal mag-inom, bawal uminom, bawal inumin, di ba? Mm-hmm. Nasa awit yun eh, awit 104. Ang ginawa ng Diyos ang alak na nagpapasaya sa puso ng tao, nagpapagalak. Eh kung ipagbawal mo yan, edi anti-Diyos ka na, hindi ka na sumusunod. Tama. Ang bawal naman talaga, ang ano naman kasi diyan, kung maintindihan lang talaga nila ang kalooban ng Diyos, yung tamang paggamit sa mga bagay-bagay, pagka sumusubra ka na kasi sa paggamit doon sa isang bagay, tulad ng alak, sumusubra ka, yun ang masama. Nagiging lasinggiro ka na, hindi ka na magmamana ng buhay na walang hanggan. Nasa kategorya ka na kasing manlalasing eh. Pero kung ang alak ay ginamit mo sa health, sa katawan mo, halimbawa, minsan di ka makakatulog kaysa sa mabuwang yung ulo mo, gumamit ka ng kaunting alak, pampaliyo ng malay tao. Kung naliyo ka, nakatulog ka, di kinabukasan, nakapasok ka uli. Ganun naman yun eh. Eh, ang problema lang sa ating sinamahan, ang mga miyembro pinagbabawalan, samantalang siya eh, hindi niya pinagbabawalan ng kanyang sarili. Meron siyang alak eh. Opo. Meron siyang tinatawag na red wine, di ba? Opo, opo. Teka lang, pumasok si Renz. Hello, Renz. Ikaw ba yung makulit sa Facebook? Yung chat ng chat? Friends? Ito, siya yun, di ba, Kuya Del? Sino? Yung mahilig mag-chat. Hindi ko kilala na. Yung New Year, ang kulit. Sige po, salta ka, bro. Friends? Hindi ko nakita ba? Opo. Opo. Ayun. Hello po. Ano pwede pong... magtanong? Ah, sige po. Totoo po ba na nakakalasing daw yung alak na ginawa ni Kristo? Hmm. Hindi po, kapatid. Di ba? Kasi yung alak noon, ginagawa galing sa ano? Ubas? Kaya yung alak nila, hindi nakakalasing. Iba yung alak nun at alak ngayon. Hello. Alam pa para sa akin, no? Kasi alak nga eh. Ano bang content ng alak? Pag sinabing alak, may alcohol. Di ba? Dapat fermented sinabi, na juice. Yun, eh. Hindi alak. Mm. Juice lang.
So, kasi pag-alak na yan, full na yan. Sa araw, kahit sa pag-amit siguro sa pagsali ng Biblia. Kahit nakatas ng ubos yan, kapag na-stuck na yan o nag-ferment na yan, may alcohol na yun. Pero doon pa rin siya doon. Papasok pa rin siya doon as magiging alcohol siya in the long run. Kasi hindi mo so, siya sir, pwede tawaging alak kung hindi siya nag-ferment. Yes. May magic hindi, so, ang katunayan. Ang katunayan na alak yan na may alcohol. Sabi nga ng mga guests, bakit ngayon lang nilabas yung mabuting alak, yung better wine? Alam mo, pag, nung yung mga panahon na yan, pag sinabing mabuting alak, yung the longer you store, the longer you ferment. Mas di ba nandun yung halaga ng alak dun sa age? Dun sa age? Hanggang ngayon, ganyan standard eh. Pagka tininda mong alak, yung matagal, mas luma, mas maganda. Hindi naman nagbagong standard ng ano eh, ng alak eh. So yan, katunayan yan na nakakalasing yan. Sabi rin ng mga guests na maganda, mabuting alak, maganda. High quality. Primera klase. Oh. Hindi yan primera klase kasi. Ang basihan kasi ni Best dyan, kaya hindi raw nakakalasing. Pech. Ang basihan kasi ni Best dyan, kaya hindi raw na nakakalasing. Katunayan. The distinguished daw ng mga ano, ng mga tinanong ni Kristo, alin ba ika dito yung ano. So, the distinguished na ito yung mabuti, ito yung ano, hindi mabuting alak. So, ibig sabihin, hindi daw nakakalasing kasi na-distinguish nung ano. Eh, baka nga nga sing na sila doon eh. Hindi na nila ba-distinguish. Hindi, tsaka anong malay natin kung sa aling tiyempo ba nagtanong si Kristo, baka kakainom pa lang, di ba? Or, hindi naman, it doesn't follow naman pagkalasing ka na, hindi mo naman di-distinguish yung mga bagay-bagay, di ba? Tama, hindi. Eh, yung ano ko nga, tiyuhin ko nga eh. Grabe kalasing ko yun. Ang hanap nun away pag nalalasing. At talaga pag nalalasing ang trip nun, maglakad. Nga kami dun, lagi na lang, pagka nalalasing, imagine yung nakakapag-commute pa ang layo. Ang tanong kasi nung kapatid, yung ginawa daw ni Kristo, nahalak, nakakalasing. Eh, yun ba yung, ano, Renz? Yung... Yun ba yung tanong mo? Yung naubos yung alak, tsaka inutusan ni Kristo yung mga alagad na yung lagyan ng tubig. Nakakalasing, hindi doon nakakalasing yung alak lagi naman ni Kristo. Oo. Yun, hindi yung nakakalasing kasi ano yun eh. Ano lang yun ni Kristo. Baga, ginawa niya sa pamagitan ng kanyang ano, kaloob ng Ama, kapangyarihan niya. Hindi naman magagawa ng ordinary tao. Eh siya mismo, Diyos siya, alam niyang anak siya ng Diyos, igagawa ba siya ng alak na nakakalasing? Hindi nakakalasing yun. Bawal nga ng Diyos yun. Alam mo bro, hindi naman, wala namang alak na hindi nakakalasing. Eh, no? Pag sa terminong alak, nakakalasing talaga yan. Depende yan sa dami ng iniinom mo. Kahit mababa yung alcohol niyan. Siguro sa ano lang eh, sa pagsali ng Biblia, yung termino na ang ginamit, yung alak talaga na salita. Pero hindi naman siguro alak yung ginawa ni Kristo, no? Kasi nga yung ano, yung red wine na kahit 3% lang, subukin mong tunggain yung isang bote no, kung hindi ka rin malasing. Ganon din yun. Mabuting alak din yun, pero hindi na siya magiging mabuti kung marami na iinumin mo. Tapos nang ubos lang sa ibang salin kasi. Hello po. Ano ko lang, mag-input lang ako. Naano nyo yung pagkakaintindi ni Bad Ellie tungkol sa mga sinihan, di ba, ganyan, huwag daw maupo sa upuan ng mga inupuan ng mga manlilibak. So yung knowledge niya hanggang doon lang. Hindi niya nakita yung mas broader na hindi naman lahat ng naupo sa sinihan ay puro manlilibak. Ang pagkakaintindi ko siguro, ang pagkakaalam kasi niya dahil nasa Pilipinas pa lang siya nung inano niya yan, yung pina-implement niya yun eh. So ang nakikita niya lang kung paano mag-inuman yung mga Pinoy.
hindi niya nakikita talaga kung paano i-handle yung pag-inom ng alak globally. Actually, dito sa lugar namin, social, pagkatapos mo mag-dinner, pwede ka mag-uminom. Hindi naman yun nasama kasi after dinner, magwa-wine ka, di ba? So, na-expose siya sa kung paano mag-inuman sa mga Pilipino na kasi, yung isang bote ng gin, iupo ka sa bilog. Alam mo, sis, before na ipagbawal ang alak, hindi naman bawal ang alak nun sa iglesia. Kahit ang pinauna suhay. Basta't huwag ka lang maglalasing. Yun pati yung sigarilyo nga dati. Oo, oh, hindi bawal. Pero hanggang ngayon eh. Ang ibig ko lang i-imply, yun lang, hanggang, kung ano lang kasi yung alam niya, hindi niya nakita yung kung paano i-handle ng iba. Kaya sinabing masama. Yun lang. Siya nga, ano yun, lakas din nag-yosin yan eh. Oo. Ibes? Pag-aralan niyo. Lakas yan. Oo. Blue seal pa yung kanya eh. Saka alam mo yung pagkaunawa ni Bis dyan sa huwag uupo sa upuan ng mga manlilibak. Masyadong literal. Yung bus, upuan din ng manlilibak yan eh. Yung jeep. Sumasakay din ng mga magnanakaw dyan at mga manlilibak eh. Diba? Buti ako nakasapit lang pag puno. Inang lilibak din naman yan sila ano eh, sila Suriano eh. Nung ano, sa nung broadcast niya, nung nagtatawanan sila nila si Slos ni Brother Del. SBN 21 era. SBN tsaka sa RJ29. Oo, yan. Talagang ano yan, talamak yan. Usong-uso yung ano dyan, tawanan dyan. Nung time sa na basement yan. One? Ang ibig sabihin lang kasi ng talata na yon, magipagpundahan sa mga manlilibak, huwag makisama sa gawain ng mga manlilibak. Yun ang ibig sabihin ng talata. Hindi yung literal na sinihan inupuan ng mga manlilibak tapos hindi ka uupo. Mali. Kasi yun nata kasi na-experience the best ng mga sinihan. Yung mga sinihan na may mga ginagawang kalaswaan. Yung siguro yung mga nakita niyang ano na mga sinihan noon. Kasi that time, hindi pa naman kagaya ng mga sinihan ngayon yung mga sinihan noon eh. Dumi yung mga sinihan noon eh. So di niya alam na later on na may mga sinihan din naman na disente. Na ano naman, maayos. Tama. Kaya ano, Brad Nobody, katunayan lang to na yung mga aral sa mga iglesia na yan, heavily influenced ng mangaral. Yung experiences niya, yung pagkakaintindi niya, galing sa environment ng mangaral. Correct. Kasi nga, gawa ng tao eh. Tayo ng tao. Diba? Ano yung sinashare mo, brethren? Sige. Friends. Ano, tulad po ngayon ano, 'di ba dati bawal na bawal noon na magsuot ka ng pantalon, ng pants. Nakapalda kami, talagang pupunta ka doon pag nagagaling mo sa work, kung naka slacks yung uniform mo, magpapalit ka. Ngayon talamak na eh. Hindi na rin nga ako magugulat kung pwede na rin magpantalon talaga in the future, yung pantalong-pantalon na tapos sabihin nila na dumating sa pagkaunawa or yung mag-alahas dumating sa pagkaunawa. Nag-i-evolve din sila eh. Nahuhuli. Ganun yung nangyayari sa kanila. Nakaka-disappoint lang kasi biro mo, in-spend mo yung kabataan. Katulad namin, in-spend namin yung kabataan namin na ganun yung tsura namin. Tapos, papaguhin din pala nila. Oo, ganun lang. Kahit naman yung halal, wala naman sa doktrina yan before eh. Nung maanib ako, hindi naman kasama yan. Oo, kasi di ba yung bagong tayo yung Jollibee dun sa Apalit, yung natandaan nyo, nung panahon na yun, bagong tayo, pagka lunch break, pupunta ka dun. Ano pa, tapos ngayon bawal na. Ano pa, alam ko kasi pumasok yan yung doktrina ng halal, mga 98 siguro yan. Hindi ako nagkakamali. Nung pumasok yan.
Before noon, nadoktrinahan ako, wala eh, hindi siya kasama. Hindi po, walang... Brad, mga 20s, mga early 20s, kasi 1999 ako eh. Hindi, ano na... siguro, hindi pa ako ano nun eh, hindi pa ako regular worker nun, nung ano eh, nung ipinasok yan. Kasi 1998 ako dumadalo pa nun sa Apalit madalas eh. Hindi naman yung pag-apak ng 98. Mga basta nandun sa mga period na yan, pero hindi siya sa 2000 na pumasok. Maaga pa dun yung aral ng halal. Hala, nakumakain pa pala. O kasi ano siya noon, hindi siya yung... Kasi ang daming kapatid dun. O hindi kasi siya, ano, hindi siya yung rampant na itinexto sa... Pasalamat lang siya nung una, itinexto. Tapos nilagay siya sa pagsamba, itinexto sa pagsamba. Tapos wala pang listahan. Ang sinabi lang na particular na brand nun, Argentina corned beef. Yun lang yung ano sinabi na halal yun. Oo, tama po. Ganun nga. Naalala ko. Kaya ano, tapos later on, pati betchin, pati mga toyo, pati pinagtaka po ng mga kapatid. Basta may meron daw label na halal, di na daw pwede. Eh, wala, nagreklamo na yung mga ditapak kasi wala nang, ano, wala nang mabili. Lahat may label na halal. O tapos later on, doon sinabi na doon lang daw sa kinatay na karne. Eh, ang gulo dyan. Napunta na rin ako sa Middle East noon na meron pa kami binabayaran na kapatid para magkatay para sa ang mahal-mahal. Kagulo dyan. Pero yung Jollibee noon, hindi siya bawal. Hindi bawal lang. Walang bawal na mga fast food noon. Walang bawal na fast kasi food. Kasi wala pang ano, best house of chicken. Ngayon lahat. Lahat na masarap. Ngayon bawal na. Kawawa naman kahit undox. Yun ako. At interview niya si Renz. Renz, di ba MCGI ka? Hanggang ngayon. Di po po lahanin. Pero naniniwala ko sa kanya noon. Pero ngayon, hindi na. Ah, hindi na ba? Ito yung nangungulit eh, nung New Year. Di ka pala kaanib, pambira ka. Kanina pa, etong Rodolfo Bitoy Cruz, paki-message nga ako sa YouTube, bro. Hindi kasi kita kilala, kanina pa siya nagtatry pumasok. Kasi yung picture niya parang may lalaking nakaubad. Kaya hindi ko pinapasok. Rodolfo Cruz Bitoy, paki-message sa ano sa chat bago kita papasukin. Salamat sa Diyos. Ayan. Last ano tayo, last 8 minutes, guys. Bakit trends ba't ayaw mo na kay ano sa MCGI ngayon? Nakita mo na ba ang mga kamalian? Opo. Good. Nagtaka pa, no? Sa halal eh. Yung halal. Nalabuan ka sa halal doctrine nila. Nagsawa ako sa kasunod doon. Ayos, ay. Huwag ka nga anib dyan, bro. Kung wala kang magawa sa buhay, try mo. Tama. Ayun. Pero Christian ka pa rin, di ba? Naniniwala ka sa... Opo. Ayun. Opo. Gaano ba? Na lang ngayon. Hey, Jesus. Sige, bro. Ano yan? Katotohanan, ang sabi mo? Ano ba religion ni Renz? Ato, ano po, wala, unchurch Christian, walang po ako. Walang simba, walang religion, ganun po. Okay. Ikaw ba, katotohanan ng TV, meron? Wala kang ano, religion? Opo eh. Katolik po ako talaga, pero hindi na ako nawala sa Katolik. Floating siya, floating. Ikaw ba, bro? Katotohan ng TV. May religion ka? Ako? Ano ako eh?
Aray. Pagka mga agat. So, may religion ako. Ano po? Ano? Iglesia ng Diyos po. Anong klase pong iglesia ng Diyos? Marami po yan. Suhay ba? Oo. Oh. Ayun, suhay. Okay. Si Zion. Zion, ikaw. May religion ka ngayon. Feeling ko meron to eh. Kasi yan ang ililigtas eh, yung Zion. Sabi sa Biblia. Zion. Mga Hudyo yan eh, mga Zion. Andiyan ka pa, Zion Gab? Opo. Hindi, si Zion Gab. Ikaw rin ba si Zion Gab? Wala. Ayun. Eh, dumiretso na lang kayo kay Jesus. Pwede naman yun. Sabi nga nitong umexit. Sabi niya, nakulto daw siya. Didiretso na lang daw siya sa Jesus. And he concluded that in the first century with yung iglesia ng Diyos ay natapos na after the passing of the final true disciples. Hello bro, hindi ko ma-unmute kanina eh, sorry. Ay, sige po. Ano po religion mo ngayon? Sa akin kasi no, yung pagre-relihiyon, yan ay hindi naman ho yan katawagan sa pangalan. Yan ho ay practice. Way of life. Way of life, ah. Way of life yan. Kung yung way of life mo according sa Ebanghelyo, yan ang pagre-relihiyon mo. Yung way of life ng mga Jews, yun ang religyong Judaism. Ang way of life ng mga Christians, ng mga alagad ni Kristo, yun naman yung religion ng Christians. Kaya practice yan eh. Hindi yan katawagan. Yan ay pamumuhay according sa katotohanan na nakilala mo sa sinasampalatayanan mo. Kaya nga kung makuha natin yung Santiago 1:26-27, ang tunay na relihiyon ay ito. Hindi naman ho sinabi ito ang pangalan nito. Ano ang sinabi? Hindi MCGI. Dalawin, hindi MCGI, hindi yung anuman. Dalawin ang mga babaeng baho at mga ulila sa kanilang kapighatian. Ibig sabihin, kabutihang loob, practice ng kabanalan, pag-ibig sa kapwa, yun po ang pagre-relihiyon, pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban. Okay. Yan lang po. Sa makatuwid bro, wala kang inaaniban. Ngayon. Wala. Walang, kasi ako, naniniwala ako pagka tao, ang bawat isa, bawat individual na sumusunod sa kalooban ng Diyos, matik yun na mayroon kang relasyon kay Kristo. Kasi ang sabi niya, ang gumaganap ng kalooban ng aking ama ay aking kapatid. Paano ka magiging kapatid? Gawin mo lang yung kalooban, i-practice mo. Gawin mo yung life yung kalooban ng Diyos. Yun yung religion mo. Yung sinabi yan si Kristo na andyan yung ina mo at saka yung kapatid. Sagot ni Kristo, sino ang aking ina at mga kapatid? Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking ama. Nasa lang. Yun ang sabi ni Kristo. Ayun daw yung Amen. Mga kapatid. Amen. Huwag kayong pumasok diyan sa mga sekta. Huwag kayong pakulong. Yun. Pag nakakulong kayo sa sekta ng mga tao, mahirap na kayong makapasok sa kulungan ni Kristo. Kaya gumawa lang kayo ng kalooban. Sige, Renz. May tanong ka ba, Renz? MCJ ba siya dati? MCJ ba siya dati? Isa yun. Zion Gab,
ito, itatanong ko lang din naman sa iyo. Hindi ba kalooban din ng Diyos na yung sabi ni Kristo na magsipasok kayo sa makipot na pintuan? Ano ba ang pagkakaintindi mo dun? Ayan, magandang tanong po. Ang makipot na pintuan na papasukan mo, kapatid, si Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang pumapasok sa kulungan na hindi dumaan sa pintuan, mga magnanakaw. So dumaan ka dapat kay Kristo. Si Kristo ang ating bro. Papasukan. Sabi ni Sis Grace, mali ka na naman po, bro. Ah, papasukin na natin yung si Sis Grace dito. bro, sinabi ni Kristo sa Mateo 16:18 na nagtayo siya ng iglesia. Yun din ang pinapangaral ng mga apostol ayon sa Unang Korinto 1:1, Unang Tesalonika 2:14. Hindi ba kalooban din ng Diyos na pumasok ka sa kulungan? Kumbaga, sekta na tinayo ni Kristo? Kumbaga, iglesia? May tinayo ba siyang sekta? Hindi ho sekta yung tinayo niya . Ano tinayo niya? Mga believers. Believers niya. I mean, yung believers. Ganun. Mm. Kung ikaw ay sumunod kay Kristo, ibig sabihin, nakatayo ka kay Kristo. Dahil siya ang pundasyon ng iglesia. Siya yung saligang bato. Ano ba iglesia? Di ba mga tao yun? Na itinatayo sa ibabaw ng batong Kristo. So kung nanayo ka sa aral, nanayo ka sa kalooban ng Diyos, sumunod ka, di nakatayo ka sa batong Kristo, di kabilang ka sa iglesia, believer. Yung ginawa nila ngayon ay iba-iba, no? Datayo sila ng... Sumunod lang po, pwede. Sige, Mission. Tanong lang po, kapatid na katotohanan, di ba kayo po'y tagahaligid suhay? Tama po? Opo. Ayun, okay. Nababosesan kasi kita. So, ibig sabihin pala, kasi ako nag-undergo kasi ako ng missionary text. Pinakinggan ko yan 27 kasi yan So, ibig sabihin pala, para ang tao is magtamo ng kaligtasan, ikinakailangan talaga mapabilang dun sa tinatawag na iglesia ng Diyos. Particular po sa haligi at suhay. Tama po. Sa amin po, sa aming paniniwala, ayon naman po doon sa Epeso, 4 ba yun? 4 na may ililigtas si Kristo na katawan. Alin ba yung katawan? Yung iglesia. Isa lang naman ang tinutukoy na iglesia sa Biblia yung binanggit sa Unang Timoteo 3:15. Naunit po ako ay magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. So doon po papasok yung tao. Yun po ang aral sa amin sa suhay. At yun din po ang ililigtas ni Kristo. Katotohanan, ayon sa Epeso. Na yung katawan, yun ang katawan ni Kristo. Yung iglesia ng Diyos. Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay, yung iglesia, siya ang ulo ng iglesia. Yun po ang aral sa amin. Yeah, malinaw po yung sagot ninyo talagang naano ko naman siya, na-digest ko naman siya. Ang problema lang po kasi is yung mga nasa ibang bansa, let's say not particularly mga Filipino, particularly mga nasa Western country, nasa US, meron din kasi tinatawag na Church of God doon. Mas nauna pa po sa haligit suhay. Kinikilala po ba siya ng Diyos bilang katotohanan? Yung mga nagpapakilalang iglesia rin ng Diyos or Church of God? Kasi marami rin po kasi. Nakuha ko na yung punto mo, kapatid. Patungkol sa ganyan, yun nga, kung sila ay gumagawa ng kalooban ng Ama, sinusunod nila yung mga... practices na kung paano maligtas ang tao gaya ng pagsunod sa aral ng Diyos, kung sila ay gumagawa ng kalooban dyan, hindi namin pwede sila hatulan na kung bagaman sila ay wala sa suway, wala na silang kaligtasan, meron din silang kaligtasan, bahala na po ang Diyos dun. Kagaya ng si Kristo. Salamat bro. Salamat. Sarating yung ibang lugar sa pangangaral. Salamat hindi bro. Ang sagot mo. Eh,
yung mga taong hindi na pangaralan, isabi dun sa Biblia, hatulan sila sa ayon sa kanilang ginawang mabuti. Yung yan, yan mismo inaantay ko bro, akala ko katulad na katulad kayo ng Iglesia ni Cristo no 1914 na. Como hindi pa dumarating yung iglesia na 1914 version, eh, ano na, itsapwera na, sentensyado na sa apo yung mga 1914. Oh, yung sabi nila, oh, sentensyado na daw sa apo, sabi ni Manalo. Oh, ano ko sa hindi po gano'n na para sa amin, bro. May katulad mo, bro. Sa ngayon ako sa sagot mo, bro, nagustuhan ko yun, ayos, ayos. Hindi kayo judgmental na kumbaga exclusivism, yung exclusivism wala sa inyo. Nung wala sa suhay. Okay. Yun naman din ang aral sa Biblia eh. Na ang nasa labas, Diyos ang humahatol, di ba? Sabi din sa talata. Yan ang gusto kong marinig. Salamat bro, ganda, napakaganda. Padoktorin na ka na doon. Sean. Sa ano kasi, sa IMCG, aka Bes, ano yan, iglesia ng Diyos, yung iglesia niya, yung magliligtas, yun lang yung ano, yung may mga iglesia daw ng Diyos na iba, eh peki yun, di yun totoo. So bulaan yun. So ang pwede lang maligtas outside ng church ay yung mga hindi nakarinig ang aral. Let's say yung mga katutubo, mga ibang relihiyon na never nakahawak ng Biblia o nakarinig ng about kay Kristo. Pero the fact na ikaw nakarinig ka ng aral, hindi ka umanib, eh ano ka, may impiyano ka, there's a possibility na mapahama ka dahil hindi ka umahanin. Kaya nga ini-intensify niya yun, di ba, yung, kaya ganun na lang yung pag, ano niya, di ba, yung pagpapalaganap daw na salita ng Diyos sa broadcast. Kaya katakot-takot na hingian at tulungan yan, eh, para lang ikaw maipalaganap yung katotohanan dahil nagmamadali na rose best na may palaganap yung iglesia sa buong mundo at doon na rin darating yung Kristo. Eh, ang maraming na iskam doon. Alin kaya doon sa pinangaral niya yung totoo? Eh, ang dami niyan. Ako na anib ako, haligit saligan. Si Brooks na anib, bayan ng katotohanan. Ikaw, Kuya Adel, haligit saligan ka rin ba o bayan ng katotohanan? Oh, haligit saligan ako. Saligan din ako. Saligan ka rin. Oh, saligan si din Brooks, pala. Si Brooks, saligan meron din yan. Kaya nga yung pangangalan, maling-maling. Bayan ng katotohanan, tapos merong iglesia ni Yahawaha, Mahasayaha. Iba-iba pangalan. Ngayon, wala na. Church of God na lang. Wala na si Kristo doon. Church of God. Oo nga, no? Wala si Kristo. Inalis na si Kristo. Brother, katotohanan, last na lang po. Ilang beses po ang contacting phone sa loob na isang linggo? Ano po? Ilang beses po kayo magkatipon or magsagawa ng pagsamba sa loob po ng isang linggo? Ano po? Tuwing Sabado, may ano kami, prayer habit, fellowship, at saka pagka ano na, Sunday na, may pagsamba kami na ginagawa. Bali, dalawa po lumalabas. Ganun. Oh, hindi naman siya nangangahulugan na dalawa lang kasi meron ding iba na nagpapasuggest ng Bible study. Eh, yung mga ibang kapatid, eh, bagaman isa lang yung in-invite namin, eh, iniimbitahan namin. Eh, nagkakatipon na kami, halimbawa, Lunes inimbitahan. Eh, nananawagan yung anong manggagawa na pumunta dito, makiisa sa gawain, makiisa sa Bible study, nagkakatipon kami. Eh, depende po yan, bro, eh. Sa ano? I think, tinatanong niya yung ano lang, yung official lang na pagkatipon. Ano po? Dalawa lang po, yung official. Sa MCGI po, tatlong beses, prayer meeting, worship service, tsaka pasalamat. Yan, yung tatlo na yan. Kasaba ba yung pasalamat? Meron din pasalamat sa ano, Stuart. Kasi sa MCGI po, weekly po yung pasalamat, bukod po yung quarterly. Na tatlong araw. Weekly ba? Yes, weekly po ang pasalamat sa MCGI. Okay. Ngayon ko lang din alaman yan. Kasi sa inyo, hindi po ako nagkakamali sa taunan, tas bukod pa po yung mga sa division, yung mga sarili. May pasalamat kami sa lokal, may pasalamat din kami sa
sa PPP, pagpapalaganap, pangangalaga at paggawain. Meron okay. kami niyan. Ay, yung mga term na yun. Alala ko yan. Kasi nakinig ako niya noong 2012. Hindi lang ako tumuloy. Yeah, Brox, hindi ko papa, ano, indoctrinate. I-try mo. Mukhang, ano ka doon, pasok. Pasuhay. Hindi naman. Okay. Problema ko sa ano ko eh. Nasaan ako ngayon eh. Ayoko nung palit-lipat ng religion. Ang bihira. Sige, sige. Bro, wait lang. Payo ko lang, bro. Wag mo, hindi ka naman sirado sa ano no sa aral sa mga doktrina. Hindi naman po open naman po, open-minded naman. Yun ang mahalaga sa isang tao eh kasi kapag sirado na eh malabong maligtas na yun. Siradong-sirado na ayaw na makinig eh. May ganyan ano eh mga kakilala ko. Kaya nung nangaral ako dun sa ano sa Maramag eh may hindi na nakikinig, sirado na daw sila. Ayaw na, wala nang interest. Kaya ang ginawa ko, sabi nila, una, bahay-bahay kasi ang pangangaral sa amin. Nung may umayaw sa amin, sabi niya, kapatid, na magandang hapon, may oras ka ba para makinig ng ano Bible study? Sabi niya, ay, wala, busy po ako, may gagawin pa ako. Ang ginawa ko, siningitan ko kahit papaano, nakapakinig siya ng aral. Okay po kapatid, naiintindihan ko naman, pero mahalaga kasi sa Biblia na saliksikin yung Biblia ayon sa Isaiah 34:16. Yun, di na pag-aralan mo kahit papaano, di ba? Kaya yun lang mahalaga sa tao eh. Yung punto ko lang, wag mo na wag lang ano, isirado mo yung pakikinig sa. Hello. Alam mo sa akin naman yan mga bro ano. Once kasi na pagka isang samahan o isang iglesia ngayon, meron silang sariling pamunuan. May sarili silang pamunuan, may kinikilalang mga puno, tapos may mga doktrina, set of doctrine na pinapatupad sa kanilang mga samahan, tapos pinaparehistro. Masasabi natin ano yan eh, mga sekta. Kasi ang tunay na iglesia sa Biblia, si Kristo ang puno. Mga apostol ang namumuno, namiminuno. Ngayon kung magka-counter ka, meron kang parang inimitate mo yan, yung pamunuan na yan, kagaya ng pamunuan nila noon, lumalabas dyan na ikaw ay isang iglesia na iba sa kanilang pamunuan kasi may sarili kang pamunuan. Ganun yun. Ang iglesia kasi, body of Christ, ng mga believer ng of Christ na gumaganap ng kalooban. Therefore, kahit sino man tao sa buong mundo, basta gumagawa ng kalooban ng Diyos, tumutupad, may paniniwala, kabilang yun doon sa iglesia. Hindi no need na pumasok ka sa isang sekta na may pamunuang sarili, kinikilalang mga sugo or mga minister, presiding minister. Kasi may sarili silang pamunuan eh. Ang totoong iglesia, ang pamunuan si Kristo at ang mga apostol. Hindi yung ngayong tatag ng mga pamunuan ng mga bagong sulpot ngayon. Kaya ang gagawin natin ay pamuhay ang ebanghelyo. Karapat dapat sa ebanghelyo ang buha, pamumuhay mo para ikaw ay kabilang, matik yun. Kabilang sa kanyang katawan. Ano kay Sis Grace, no? Good evening, Sis Grace. Nakalata ko ata ako ni Sis Grace. Opo. Eh, yung sinasabi din ng mga taga-MCGA na tigil pangangaral daw kapag ulan, malaking paratang yan. Tigil pangangaral. Eh, may katunayan nga ako eh, na ano, kahit bagyo, kahit ulan, nangangaral kami. Pwede ba ako mag-share screen kahit saglit? Sige bro, sige ba. Share screen lang ako saglit. Kita na po ba? Po. Oh. Ito po. Ito. Ano to eh, nung last year pa to. Nangangaral kami niyan, galing kami sa
dun sa Kisolon, dun kami nangaral. Eh talagang hindi nila kaya patunayan sa amin yun na tigil pangangaral daw. Di totoo yun, maras na paratang yun sa amin. So, kitang-kita nyo naman eh, nangangaral kami. Tsaka ganito din yung ano, bautismo sa amin. May tatlong ano, isang MIC at saka dalawang manggagawa. Yun po ang aalala sa pagdubog ng tao sa tubig. Ito po yun. Yun din to, ito yung pasalamat namin. Uy, lokal. Laki ah. O, pasalamat namin yan buong lokal iglesia. Lokal lang po yan? O. Sa Gaya-Gaya ano? Po yan sa ano Bulacan. Sa Bulacan to. Ano to? Taunang pagpapasalamat ng iglesia namin. Buong kapatiran. Oo, buong kapatiran. Pala ko lokal. Dami. Hindi lang po buong ano yan eh. Hindi po buong kapatid na yan. May ibang hindi nakapunta. Pero maaaring yung iba nakapunta dyan. Ganito din, bautismo sa ano, Gaya-Gaya. May ano kasi dun, bautis sinasagawa. Ayun, meron din po isa. Mga tindahan doon bro, diyan sa ano? Mga kainan sa loob ng ano? Convention. Oh. So, doon sa isang convention ano eh nakadikit daw yung connection ng ano doon ah. Ito po, pasalamat ng buong lokal. Ganda rin oh. May ano pa eh, ito, sa ato, sa lokal namin to, pasalamat ng ano, mga GSB, mga guro sa bata. Yan. Yung sinasabi natin, Broly, di ba? Kahit nasabihin na natin, tingin natin sa iba eh, ano, kulto rin. Pero makikita mo, ano, di hamak na mas decentic tingnan yung kanilang... Ano, kanilang iglesia, di ba? Ito, lokal namin. Oh. Ayun, no? Tingnan mo. Oh. Ang kulit ng banan, oh. Mga kuya nila. Oo, rin ako dun eh. So, kung magsalita, pero pinigman ko na lang eh. Agit na yan. So, konting... Excuse me lang ah, pero yun na nga eh, may sabihin, kahit na gano'n tingin natin sa iba, ano pa rin, mas decente pa rin, di ba, kumpara sa MCGI, pinanggalingan natin, di ba? Oh, actually, mataas ang respeto ko sa Suhay. Sa, tsaka hindi ganun ka-exploited yung membro sa tulungan, financially, sa, ano to, sa ano, no, sa emotion or physical. But I'm speaking about on the, kasi based sa mga ano, initial interview natin kay brother nung nakaraan, wala sila yung kagayad nung mga tulungan na nakita natin sa MCGI, di ba? Talamak. Even yung mga concert, products, eh, tinotoka. Di ba? Yun na yung sinasabi, bro, na ano, karma, da, karma sa kanila. Kasi nung 2021 ata yun, eh, pinaratangan nila yung iglesia namin na talamak daw yung tulungan, mga ganun. Nagsisipata na daw yung mga membro namin sa kanila dahil tisod sa abuloy. Eh ngayon, natutupad sa kanila. Marami nang umaalis dahil sa talamak na tulungan nila. Nag-ano lang, oh, daw, sa, nag-ano lang daw sa US yung, ano, yung puno, yung nag-gold. Oh, yun, isa din yan sa paninira nila. Eh, hindi na ba, porkit ba ano, pumunta sa Amerika, hindi na ba pwede... lalaro ng golf. Hindi naman kagaya sa kanilang puno eh. Pupunta nga ng ibang bansa din. Eh, nagbibidyoke naman. Kitang-kita ko yung video eh. Umawit ng my way. ano kasi yung mga kapatid ito. Pagka iglesia kasi yung sikta. Ang nakikita kasi natin talaga ang mga puno niya nagsisiyaman eh. Oo. Isiyaman. Kaya ang mga tao talaga halos nadadala na sa pagre-relihiyon. Kasi yung mayaman sila. Alam nyo ba yung abuluyan sa Bible? Hindi naman yan para sa puno, para yan sa miyembro.
abuluyan para sa mga banal, sa mga babaeng bao, sa mga mahihirap, mga ulila. Kaya may abuluyan para dyan. O, kaya yung mga tao ngayon nadadala sa pagre-religion, yung iba may hiwalay sa Bible, nagmo-Muslim dahil itong mga sekta, mga puno ng sekta, talagang yumayaman sila, ang mga miyembro, patuloy na naghihirap. Bakit? Hindi kasi sinusunod sa Bible yung ipinapangaral nila na yung abuluyan, hindi yan para sa puno, para hindi yan para sa bank account ng puno, kundi para yan sa pangangailangan ng mga banal, daily needs ng mga banal, dapat ipinapamahagi yan araw-araw. Yan ang purpose kaya may abuluyan. Hindi sa broadcast? Sabi nila sa broadcast daw eh. Hindi yan sa broadcast, bro. Alam nyo si Pablo, naglalakbay, nangangaral yan. Yung abuluyan ng Akaya at ng Macedonia, dinadala sa Jerusalem, gawa size 1, at doon ipinamamahagi araw-araw. Imagine araw-araw na pamamahagi sa mga babaeng bao. Kaya hindi yan kinoconvert sa pangailangan ni Pablo. Laan yan, tulungang laan para sa mga mahihirap sa iglesia. Roma 15:25-26. Ang Macedonia at ang Akaya ay nagkaroon ng ambagang laan para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Napunta dyan talaga ang purpose bakit may abuluyan. Pero ngayon, nakakadala talagang magreligion pumasok sa mga sekta-sekta na yan dahil nagyasisiyamanan ng mga reliyon ngayon. Kung nga po kayo nabibilang sekta o reliyon? Sino? Si Zion Gap? Wala daw. Wala. Broccoli. Hindi ka ba nainggit? Ang ganda ng picture nila doon sa lokal nila. Hindi ka ba mag-a-announce ng meet and greet natin? Para meron tayo, ano? Picture man lang sa lokal ng Manfredos. Ang pagandaan kasi sa Ligitsuhay, nagbibigay sila ng priority para makapagpatayo ng mga bahay-sambahan. Oo, oh, yun po mismo. Kasi sa NCGA po kasi ang ano sistema niyo bro? Pagpapatayo ng chapel? Ang ano kasi sa amin, yung may tatlong uri kami ng pagbibigay ng pera sa pagdo-donate, meron kaming simpan, tsaka abuloy, iba yon, tsaka kawang gawa. Yung kawang gawa, yun po ang panggagasto sa lokal kung may nasira man, yung ilawan, bayad sa kuryente, ganon. Yun naman pong sa simpan, yun po, ipapadala din po yun sa sentral ng Suhay, tsaka yung sentral po ang mag-distribute po noon ng allowance ng mga manggagawa. Tsaka yung abuloy na tinatawag namin, yun po yung iaakyat sa taas. Kapag taunan ng pagpapasalamat, magre-report yung bawat lokal kung ilan na ba yung mga kapatid dyan. Kung aabot na po ng 50, 100 yung kapatid, yun po ang priority ng pangasiwaan na pagtatayuan ng lokal o sambahan. Yung pera po na abuloy, bumababa po yun. Hindi po yun nanatili lang sa sentral. Pinapadala po yun para pangtayo ng lokal sa nangangailangan ng sambahan. Oh, yung nakikinig ng mga taga-MC dyan, KDR, nakikinig ka, mahiya ka naman. Bumababa daw yung tulungan, no? Yan din ang style ni Engkong dati, Eps, yung UNTV spots, ganun din yun. UNTV spots. Hindi bro, ano naman yun? Bro, broadcast naman yun. Tsaka ano yun, hindi bumababa yun, puro paakyat yun. Walang bumababa sa mga tulungan dyan. Diyan nga nagkakaproblema bro eh, kasi pati yung mga pambayad sa lokal, sa renta ng lokal, kung itong manggagawa ay nagpapaipal, pagka marami kang na-collecta, powerful ka ng manggagawa para sa kanila. O ngayon, ang gagawin ng manggagawa, pati pangrinta ng lokal, iaakyat sa nasyonal.
wala nang balik sa lokal, pambayad sa lokal, wala na. E di ngayon nangyayari, nalulubog ang lokal. So ngayon, diyan nagkakaproblema. Correct. Kami ano kasi yun eh, may konteksto kasi yung kung bakit ano eh, mismanage yung MCG when it comes sa pagtatayo, pagpapatayo ng chapel. Even sa leadership ni KDR ngayon, unprepared sila dyan eh. Kasi ano sila, biktima sila ng delusion ni Mes na malapit na dumating ang Kristo, 10 taon na lang ang tatagal ng mundo. So no need na magpatayo ng lokal. Diba, ng mga chapel. At ang priority ay ang broadcast, may palaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. So doon nabuhos ang pera. Lahat-lahat noon. Nagsasabi nila, susunod. Yun lang man daw, diba? Oo, yun. So even yung, ano, even si KDR, unprepared din eh, kasi nag-expect siya na darat ng buhay si Bes. At yun ang paniniwala ng marami sa atin noon, nadadat na siyang buhay si Bes, ni Kilang Kristo. Okay, tama na ngayon. Hindi, ang nangyari, hindi na ng buhay, so unprepared tong pamangkin. Alam sa Bible, hindi na train. So walang mga chapel, walang mga lokal. Parang mga palabo yung mga miyembro, nangungupahan na lang kung saan-saan. At saka Kuya Adel, ito pa, mas daig pa sila ng mga church na walang sentral. Yung walang sentral, yung decentralization, yung pamamahala, yung local autonomy, nakakapagpapayo ng mga sarili ng kapilya, mga de-aircon pa. Correct. Samantalang ito, hindi centralized, anak ng kabayo, kahit isa, kahit sa probinsya man na, hindi makapagpatayo ng decentralized. Tama, masagwa dun, ano, Misyon Kristiyana. Alright, hindi na nga nakapagpatayo ng mga magagandang lokal. Ang naitayo, mga negosyo. Tumpak. Diba? Mga businesses. Tumpak. Mas magaganda pa yung mga businesses nila kaysa sa mga lokal. Na 23 taon na doon sa isang lugar, na-wipe up na ka kung saan-saan na nagpalipat-lipat eh. Hanggang ngayon, wala pong maitayo. Walang maipagpatayo. Ito, palipat-lipat, no? Yung mga lokal. namulubi na lang yung mga kapatid. Eh, lalo na ngayon, may hirapan sila magpatayo. Bakit? Ang dami na naglalayasan eh. Eh, ito nga lang eh, nagpa-podcast tayo, di ba? O, dalawang officer yung kausap ko, nag-exit. Sa akin, dalawang officials. Nung isang gabi, isang group servant. Oh. Exit din. Oh. Eh kaya paano na 'yan? Paano na makapagpapatayo 'yan? Tsaka mamomotivate pa ba 'yung mga miyembro na tumulong para magpatayo ng ano? Yeah. Eh lalo na kung tsaka, I don't think ano 'yan, magpo-force pa 'yung magpapatayo ng lokal. Kasi may financial struggle kasi 'yan. Si KDR, di ba Broccoli? Kino-confirm pa natin eh. Pag yan, na-confirm natin. Sa letrang B? Ayaw bumalik sa letrang B. Abang-abang lang sila. Kino-confirm pa natin. Pag ito, na-confirm natin. Malaking pasabog ito. May financial struggle yan. Ako. Kaya hindi matitigil lang. Kaya hindi ka takataka eh, no? Broccoli na hindi tumigil yung mga tulungan na yan, ano? Target, diba? Oo, naiintindihan ko na kung bakit hindi tumitigil. Ako rin eh. Sarap po. Nung una intindihan eh, oo. Grabe. Si ano nandito? Si Brad Rodolfo Bitoy Cruz. Siya yung, ano, guess mo dati? Kuya Del, yung nagsabi na si KD daw ay may standing order na mangaral, hindi nangaral. Brad Rodolfo, pwede ka pong mag-share? Ganun pa rin ba stand mo? Magandang gabi sa inyo, mga kasama. Good evening po. Dinig na po. Magandang gabi po. Apa.
Ano po yung ano ko yung ngayon na paglilinawan ko po. Ang stand ko po mga kasama, totoo ang iglesia pero dati pa kay kapatid na Eli ay bulag na. Bulag na pala. Kala ko dito lang kay kapatid na Daniel. Napagwari-wari ko. Bulag na dati. Ang nakikita ko kay kapatid na Eli, parang honest mistake. Honest siya sana pero mistake. Ganun ang pagkakaano ko. Kasi nasubaybayan ko rin po ang mga kasama. 1998 pa po ako eh. At ako po, ang istorya ko po, sa kagaganyan ko po ng ano, ako po yung nagmanggagawa nitong 2022. Kabats ko po si EJ. Yun. ang nangyari po sa akin, nung pumutok yung kay Ulysses Villamin, nakakutob na po ako. Kaya nagkaroon ako ng posting sa FB na siya naman pinatatanggal sa akin. Kahit hindi na po ako nakinig. Simula po noon, na red flag na ako. At nitong December 6, tuloy na po akong sinipa. Tinanggal na po ako sa attendance link na parang nagtaano ka lang, katulad ng mga nagtatanong, may ano, black na kaagad. Na hindi na binibigyan ng pagkakataon ng dati, na yung dati naman hindi man ugali yan eh, kundi yung consultation ay ano yan eh, biblical yan eh. Kaya dapat hanapin ng mga kapatid yan, ibalik yan. Kasi biblical yan, hindi man ugali ni Brother Elio na magkaroon ng grievance committee, parang grievance committee. Binibigyan ng ano, katulad po nung nangyari nung ano, nagkaroon ng problema sa mga kapatid ng mga baon na ayong napapabayaan yung mga Griegong ano. Ano na, binigyan nila ng solusyon eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, mananatili kami sa salita ng Diyos. Ngayon, naghalal sila ng 7 lalaki na mangangasiwa para sa dulang. Ayun po, no. Pero si na Apostol Pablo, mananatili daw sila sa pananalangin at pangangaral ng salita. Kaya po parang napagwawari ko nitong huling mga ano, noong pabulag na ang iglesia. Katulad ng Sardis at Laodicea noon sa Apokalipsis. Mga totoong iglesia po yan eh. Yung isa yung Sardis, malapit nang mamatay. Yung Laodicea naman mayaman. Kaya lang sabi ng Panginoong Jesus, kayo ang hubad, kayo ang maralita. Kayo ang bulag. Humingi kayo sa akin ng ano, pampahid sa mata, sabi ng Panginoong Jesus, nang kayo makakita. Ayun po, mga kasama, yun ang stand ko. Tsaka, medyo ano na po ako sa mga, parang ang mga iglesia na po ngayon ay tapos na po dyan sa mga diba-dibati po na yan eh. Ngayon po, ang pinapaniwalaan ko, yung prophecy, yung mangyayari, yun ang magbibigay ng anong ano ka, totoo ka. Yung 2 Thessalonians 2:3, yan po ang inaabangan ko eh. Dahil yan, ano yan? Yan makikita yung tunay na iglesia. Dahil yung tanda ng pagtaliwakas, na parang ito na nga, kasi yung mga taliwakas nung sa iglesia ni Kristo, nangyari na eh, wala namang, hindi naman dumating ang 2 propeta eh. Pagka itong nangyayari ito sa MCGI at dumating yung 2 propeta, iyan na nga po ang tunay na iglesia. Yan nga lang, may pagkabulag nga lang po. Ayun muna po mga kasama.
Okay. Ako, even ako dun sa iyo, kapatid. Amen ako sa iyo. Sa pagtaliwakas, darating yung dalawang yung dalawang kandilero nasa Apokalipsis 11. Yung dalawang propeta. Oh, parang yan na po ang tanda, mga kasama eh. Lalabas yan. Tanod po natin, panoorin po natin yan ng pangyayari po. Subaybayan po natin. Ano mangyayari? Lalabas po yan yung physical na group of people, believers. Kasi yung po yung kandilero. Ang dalawang witness na yan, ang dalawang propeta na yan, dalawang nung espiritu noon na dadating ngayon. Yun po ang pagka nakikita ko dyan. Yung espiritu ni Apostol Pablo at espiritu ni Apostol Pedro. Kasi nung araw po, dalawang grupo yung grupo ng mga Hudyo at mga grupo ng dalawa tagapangasiwa At pagdating po niyan, aayusin niya lahat ng doktrina ng mga apostol. Yan po ang nakikita ko. Kasi nga po itong natin doktrina ngayon ng MCGI, pinahirap po Samantalang sabi niya, huwag na kayong magtanong. Ang ginagawa naman yun, nagtatanong sa mga manager, yan pa buhay, yan po ba yung halal? Ang sabi nga ng Diyos, huwag na kayong magtanong. Di ba, mga kasama? Ang ginagawa nun, nagtatanong. Binili niya muna po yan Binili na naman pera yan Pamilihan, ang pamilihan, commercial, kasama na restaurant yan. Kasama na sa palengke yan, yung makakain. Nasa kapangyarihan po ng ating pera na yan Pera na lang po yung nakita talagang inihain sa templo ni Chinese Temple. Nakikikain ka doon. Yun mga direkta pong mga Yan lang po na mga kasama para kayo na mabuhula. Itong taong makasalanan. At anak ng kapamangan. Si KD? Sino tong tinutukoy po dito? Ito, ayan. Ako po ba, kasamang broccoli? Apo. Yung anak ng makasalanan, ang nakikita ko ba, parang si Yuli yan Benjamin. Pasensahin niyo po. Kasi po, naloko niya ng napaikot niya si kapatid na Eli. Kahanga-hanga kasunungalingan, di ba? Wala na ibang lilitaw Sino pa lilitaw? Hindi naman si pinakamayaman ngayon kasi hindi naman anib 'yan. Ibig sabihin si F kahanga-hangang katangahan kasi napaikot siya. Ayun nga ayun nga ang yung kahangang kasinungalingan siya na rin siya. Nagamit yung bata. Hindi niyo ba yung niyan? Ano niya, napaikot niya, di ba? Pang to, hula to na walang kinalaman yung... Tsaka mga kasama, marami kong sa nakapokus ako sa Apokalipsis. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon sa ibang kung pwede pong ma-share. Tayo po hindi po magtatalo mga kaibigan. Bro, join ka doon sa kay Zoro. Kaibigan ko na si kaibigan Zoro Bible talks din ng nila or on topic sa Okay, sige po. Oo. Kasi pag hindi ka to, hindi masyado kaming interesado sa mga ganyang... Sige. Hindi bebenta sa amin. Kasi mga agnostic atheist yung mga nandito, bro. Karamihan. Walang kaalaman. Okay lang naman pa hapyaw-hapyaw, pero pagka medyo mahabang usapan, doon maganda sa Bible talk. Okay yan. Pero kaya din, salamat sa konting Apo. Dito po Mister nang po. Hindi, sana kung ako mag-explain na to. Invite natin si Yuli para
Ay, nag-bet ko na. Wala nga. Ay, hindi nga. Good lang eh, same. Siya pala yun. Tapos, anak ng kapahamakan. Anak ng kapahamakan. Baka Yulia, anak ng duty. Pala, nakasulat ka pala, Yulia. Nakasulat. Merong ano, yung mga appearance. Ano, si Pablo Lotto. Sinungaling daw si Pablo. Yung anak ng kapahamakan. Yung inagaw niya yung iglesia, nagtayo siya ng sarili niya. Yun yung sabi. Mm. Hindi ano yan, bro. Di, yan ay hari. Antikristo yan ay hari. Sa buong mundo, mag-ahari. Hindi pa si Yuli. Hindi pa si Yuli pala. yan yung kaharian na madadatnan ni Kristo na naghari sa buong mundo sa time na si Kristo ay babalik. Papatayin yan ni Kristo. Patayin? Mami, dali. Okay. Iba-iba kasi kami dito. Maganda rin to. May nag-share ng idea. Sharing lang, walang debate. Kanina may hindi disagree. May naalala lang ako, bro. Kaya hindi ko ano kung medyo related. Ah. Kasi kanina nabanggit nga yung ano eh. Yung sa Apokalipsis. Pero bago ako magano sa ng Apokalipsis, ang take ko dito, yun ang nabanggit siya eh. Yung katulad nung nangyari kay Bess, saka doon kay Ulysses. Kasi parang naligaw yung ano eh. Hindi kaya yung parang nangyari kay Solomon na ano, di ba naligaw siya ng mga ano, babae. Parang di ba sumamba na rin sa Diyos-Diyosan si Solomon eh. Nung sa lumang tipan. Tapos ito naman sa bagong tipan, Apokalipsis, di ba si San Juan lumood siya sa anghel. Parang nangyayari, para sa kalaunan, yung mga lingkod ng Diyos, parang ano. Ewan ko ako, related doon sa ano. Correlated dyan sa... Ano yan, kasi, bro? Parang yung nangyari kay Solomon, di ba kalaunan na naligaw siya ng mga ano. Ng mga babae, niligaw siya ng mga napakasawa niya hanggang sa sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Tapos dito sa Apokalipsis, si San Juan, lumuhod siya sa anghel. Iba yan. Sa akin bro, iba yan. Kasi alam ko bakit si Solomon galing sa katotohanan. Naligaw lang eh. Bandang huli. Ito talaga si Ips, mula pa ng umpisa, ligaw na. Sa akin parang iba naman ang interpretation ko eh. Kung si Solomon lumuhod sa anghel, si Eps lumuhod kay Yuli. Parang ay. Lumuhod lang naman. mga kasama, yung take ko diyan sa ano kay Solomon at kay ano kay Apostolo Juan, ibig sabihin parang may kapag-asa si Haring Solomon na maligtas. Kasi tumanda lang naman siya ng maloko siya eh. Ito namang si Apostolo Juan eh, tila dalawang beses yata siyang lumod sa anghel eh. Siguro naman, bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas din si Haring Solomon. Kasi nung ano, parang inuusgahan natin si Haring Solomon na ano eh, hindi ligtas eh. Pero ang take ko dyan, noon pa, may pag-asa tong si Haring Solomon. Kasi ang natin yung pagbukod. Yan ang pinakalundo niya. Okay lang. Kung naniniwala ka sa paghukom, antayin natin yun. Maliban na lang doon sa mga agnostics, talagang ma-ITS, hindi talaga sila naniniwala. Sa mga believer lang. Ano lang yan, naka-mushroom si Juan. Oh, may pulo ng Patmos. Nag-hallucinate. Yan ang topic natin sa Friday. The things that we don't know. No one could know eh. Kasi mabubuhay tayo from day zero papunta hanggang death mo. Yun lang yun eh. No one knows the future eh. Yan ang anything, anyone can interpret ano, diba, that articles, that statements. So, who can tell to us na yun nga yung tama?
Wala, si Best nga, 'di ba, na biktima ng mga ganyan delusions. Oo. Kamali din siya eh. So, ang dami mga nagkamali. Although may iba, may tumama, may something kala mo tama, pero still anyone can interpret ano ta yung mga nakasulat na ganyan, di ba? So, si Ezekiel nga eh nagsulat ng anghel eh. Dinescribe niya. Alright, ko. Ganto itsura eh. May apat na mukha. So, let's say nangyari yung nakasulat, but it is ano ba? Is it right to say na holy na yon at yun na yung mga pagliligtas, something ganun, diba? Or coincident lang, or something ano lang, nangyari sa panahon nila dahil sa sitwasyon or sa mga economic or power struggle na naranasan nila before, diba? So, na-anticipate na nila yung mga posibleng mangyari, something like that. So, yun lang ang take ko dyan eh. So, wag natin masyadong i-hype. Wag na seryoso masyado. Nakakaaliw din kasi, yan eh, mga kasulat. Doon kasi papasok yung delusion eh. Once na hinype mo na, papasok na yung delusion na kasi ito yung totoo, mali, parating na yung ano, ganito, ayun na. Ganyan yung nangyari kay Bess, diba? We cannot pretend na we know. No one knows, guys. Wala pang nakabalik galing ano from death. Gandun lang yung buhay niya. Ewan ko lang sa inyo. So, maganda rin ang mag-sharing. Oo, kasi mayroon mga nag-claim eh, di ba? May mga nag-claim. Eh, noong pa man eh, di ba? Panahon ni Jesus Christ, nung nakangaral sila kasama ng mga apostol. Meron na din pala mga nagpapagaling nun sa pangalan ni Jesus. Di ba, nagsabi yung isang alagad, sabi, Panginoon, may nagpapagaling na panahon ni Jesus Christ yun, ha? Meron din mga ano, meron din pala mga, di ba katulad nung na-topic noon, yung flowchart na mula ano. O yung pala, panahon pa rin ni Jesus Christ, meron na rin palang ganun na may mga nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Eh yung pala, may mga iba-ibang Jesus na rin pala, no? Ayun, kung natatandaan nyo, panahon nyo ng ano, mga apostol eh. Nagtanong yung alagad, Panginoon, may nagpapagaling din eh sa pangalan ni Jesus. Ayun yun, kung natatandaan nyo po yun, yung talata na yun. Panahon pa ni Jesus Christ, meron ng ano, mga ganyan. Eh, mas lalo na ngayon. Ang dami. Dami. Pero hindi naman natin sila sinasaway masyado, yung mga believers. Kasi masaya din eh, yung naniniwala ka, may hope ka sa puso mo. Pag namatay ka, punta ako doon. It's okay, di ba? Kaya, kanya-kanyang trip din yan eh. Kanya-kanyang whatever floats your boat. Masaya ka doon. Who am I to ano, stop you from believing? Correct. Basta ka nakakakuha ng peace of mind. At the end of the day, yung pa rin naman, ano, yung ang importante pa rin sa atin, yung ating, ano, yung ating, kusang tayo masaya, yung ating health pa rin ang importante. Basta ka nakakahanap ng peace of mind. Ang ayoko lang yung lalampas ka na sa pagiging makatao mo. Yung bastos ka na. All-knowing ka na para si Bibo. Yan ang ano, ayoko. Correct. Ganun nga. All-knowing yan. Wala daw siyang hindi alam. Alam niya daw lahat. Come on. Alam mo lahat. Ayan si Heretic. Magsasara na kami. Mga bro, exit muna ako. Sige bro. Thank you bro, thank you. Salamat. Okay, salamat okay. Din mga kapatid. Sige, Heretic, meron ka bang message? Magka-close na kami ng tindahan. Ah, wala, nakihay lang. Nakikinig lang ako kanina. Oh, parang nakarinig ka ng ano eh, papunta sa mushroom yung usapan eh. Nakadetect. Hi lang sa inyo lahat. Good vibes lang tayo mga kasama.
Vibes. Sige, parang bitin yung ano. Good night, bro. Good night. Sabi ko, 2 hours lang. Maabot tayo ng mag-aapat na oras. Okay, hanggang yan muna. Sa 51 na nakikinig sa YouTube, sa Facebook 15. Salamat sa Juice. See you all next time. Bye, thank guys. You. Bye. Bye. Good night.